I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. According to the Boston Globe magazine, you call yourself a Christian socialist. Will Christian socialism help poor Filipinos? What do I mean by Christian socialism? Very simply, Christian socialism means to me an equal opportunity for advancement and the full development of the human being. I wrote this formula. They gave me only a few weeks to try to arrive at a solution with Mr. Marcos. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his deputy defense minister, tell the president I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help our people. Tell the president, I said, what he has done to me, I have already forgiven and I have already forgotten. I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no rancor against Mr. Marcos. All I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the president, I said, I have a formula. Tell the president, I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help Marcos. We are united in one. In 2 days, I said, I will be sending him a formula. And I wrote this formula, a secret formula I sent to Mr. Marcos, and I said, we should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. And once they've expounded their ideas and the Filipino people should opt them, then I think we should, in the spirit of democracy, accept majority rule. I will not accept a dictatorship of the right, much less will I accept a dictatorship of the left. We are united in one, but it should be the Filipino people in the ultimate sense who will judge which ideology and which cause that they should endorse. I wrote this formula and to be true to our founding fathers. In China, we have a saying, a single chopstick can be easily broken. With 10 of them tightly bundled, they can withstand much more damage. We are united in one. Tell the president, I said, what he has done to me, I have already forgiven and I have already forgotten. And to be true to our founding fathers. And to be true to our founding fathers. And with the help of the Filipino revolutionaries under General or President Emilio Aguinaldo, who then proclaimed the first Philippine Republic. We are united in one. Incidentally, President Emilio Aguinaldo. And to be true to our founding fathers. We are united in one. President Emilio Aguinaldo. And to be true to our founding fathers. On that note, I'd like to ask everyone to raise their glasses to the prosperity and well-being of the Republic of the Philippines, to the lasting friendship between us, and to the health of President Duterte, Madam Hanila. 您在您访问我国的时候，我们也会热情地款待您。 We are very excited with our visit today. And I have been told, for instance, that our national hero, Dr. Jose Rizal's great-grandfather by the name of Kenan, lived in Gyeonggi village in Xinjiang, Fujian. 我知道我的曾祖父曾经是福建漳州人。 For the Philippines, this is more than a reciprocal visit. It is a historic occasion, the very first state visit to be made by Chinese president, the very first state visit to be made by Chinese president. General or President Emilio Aguinaldo, who then proclaimed the first Philippine Republic. We are united in one. Incidentally, President Emilio Aguinaldo. We are united in one. Was the grandfather of Prime Minister Cesar Virata, who is here. We are united in one. My grandfather only commanded the revolutionary forces. We are united. We have in changed one. Places since then. We are united in one. In my compound, there were only four of us. We are united in one. Myself, Jose Maria Sison, his wife, and Lieutenant Corpus. We are united in one. I did not know that there was another one, a fifth one, who was barely 150 meters away. We are united in one. I never knew
that there was a young man by the name of Sixto Carlos Jr. We are united in one. It was only when I was released that I finally read his poignant story. You know what they did to this man? They tortured him no end for 2 weeks. They kept him in a safe house. They fed him poison, and his body became numb. And finally, he lost his senses, and therefore they cannot bring him back to his family because they took him apart and they cannot put him back together. This young man was a student leader in the UP. We are united in one. He did not see the sun and the moon for 124 days. This young man was a student leader in the UP. We are united in one. He did not see the sun and the moon for 124 days. He was chained to his cot. Jose Maria Sison was chained to his cot. His feet was chained. His hand was chained. May patayan para magkita-kita at pagkaisa. We are united in one. You cannot see a more inhuman situation. And I want to tell you, my friends, until you have tasted this loneliness, you will not know what solitary confinement means. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. And therefore, as I thought back, that there are still many valiant Filipinos fighting for freedom, fighting for your right to speak. These are the people who are putting their lives on the line. May batayan para magkita-kita at pagkaisa. Jose Maria Sison was chained to his cot. His feet was chained. His hand was chained. You cannot see a more inhuman situation. These are people who abandoned their loved ones and the comforts of their home, the wealth of their offices, to be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. To be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. And to be true to our founding fathers. And to be true to our founding fathers. And so I told my wife, much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. There may be a difference in ideology and approach, but we are united in one. We are united in one. Malayo masyado. Kayo naman yan pa na may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pag-unawa sa programa ng MDM. Kumusta po kayo? Mabuti naman. At magandang pagkakataon nito para makapagpasalamat ako sa inyo at sa Exodus for Justice and Peace at kaugnay ng pagpapalaya sa 5 police officers. At siyempre, nagpapasalamat ako sa mga marami na kayong ginawa pagtulong sa release sa mga pihag at sa lahat ng inyong ginawa dati. The NDF cannot support anyone. Does not support. It's against the ruling system, di ba? Pero the NDF is pleased, no? Is pleased at all the major candidates are for the continuation of the peace negotiations. Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, he has very many nice things to say about me, and I also have many nice things to say about him, you know. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paan ng NPA nasa Malacanang na, no? Ready for coalition. Pero may sasabihin, another time sasabihin, kailangan mag-ganun sila, mag-disarma. Otherwise, ano, kakalabanin niya. Shall I tell you that I had a difficult time stopping my guerrillas, 25,000 of them, from joining the communists? United in one. Because precisely, you sort of forgot that we had done the fighting for you, you know. We are united in and, one. And we were parts of your armed forces. Most of our allies in Europe
concerned about resisting communism give the U.S. free bases and even share the cost, why shouldn't we expect the same kind of cooperation from the Philippines instead of demands for more rent? I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no rancor against Mr. Marcos. All I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the President I said I have a formula. This is my way to help our people. We are united in one. We should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. And once they've expounded their ideas and the Filipino people should opt them, then I think we should, in the spirit of democracy, accept majority rule. I will not accept a dictatorship of the right, much less will I accept a dictatorship of the left. We are united in one, but it should be the Filipino people in the ultimate sense who will judge which ideology and which cause that they should endorse. Tell the President I said, what he has done to me, I have already forgiven, and I've already forgotten. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his deputy defense minister, tell the President I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help Marcos. And I told his deputy defense minister, all I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the President I said, I have a formula. Please tell the President I said, I have a formula. If I make it, I will be the first left president in this country. I belong to the left. That's the reason why I raised my fist, because I am a member of Bayan. I am a member of Bayan. We are united in one. After the attack on Pearl Harbor, U.S. bases in the Philippines could not be defended. Why should we expect that in another war these bases would be more reliable? That's one of the questions that I wanted to find out. Now, nandyan ang China building structures and military bases, I must admit it. But is it intended for us? You must be joking. It's not intended for us. The contending ideological powers of the world, or the geopolitics, has greatly changed. It's really intended against those who the Chinese think would destroy them, and that is America. I will not go into a battle which I can never win. Now, how will I win it? Well, China. We have this RPUS pact, defense deal. We will honor it. I don't know when. But if we go to war, everything wilts. Lalaya ito lahat. Good afternoon, and welcome to the National Press Club. I'm Vivian Valberg, president of the club and correspondent for the Daily Oklahoman. I want to welcome all those National Press Club members and guests who are in our audience today, and also those listening to this luncheon live over the more than 260 stations of the National Public Radio Network. In addition, this luncheon will be carried on a delayed basis by the more than 1,100 cable television stations affiliated with C-SPAN, the Cable Satellite Public Affairs Network. Our speaker today is the President of the Philippines, Ferdinand Marcos. It has been 16 years since President Marcos came to the United States on an official visit, and 16 years since we first welcomed him to our podium at the National Press Club. When he appeared before us then, he had just been elected president of the former American colony, which became an independent nation in 1946. But much has happened in those 16 years. In the interim, Mr. Marcos declared martial law, or what he called constitutional authoritarianism, and did not lift it for 11 years. There have been charges of corruption, abuses of human rights, and political repression, and recently the Archbishop of Manila called openly for him to resign.
But through it all, Mr. Marcos has remained president, and this week, President Reagan warmly welcomed him, stressing the many common ties between the two countries, end quote. President Marcos comes to us today as the head of a nation with a long friendship with the United States, a nation considered crucial to America's defense strategies in Asia. We are eager to hear what Mr. Marcos has to say. It's my pleasure to present to you Ferdinand Marcos, President of the Philippines. Well, thank you very much, Madam President, distinguished guests, my friends. It certainly is gratifying that in the course of my present visit to the United States, I should once again be accorded the opportunity to meet with the people who understand me or misunderstand me most. I'd like to thank all of you. I proclaim martial law, and I sincerely believe that it was necessary to proclaim martial law to install order and stability because there was complete anarchy throughout the country. Now, let me say this. The opposition was strong at the time. Now, therefore, at that particular period, what was the status of our government? Our government was immobilized, impotent. The armed forces could not move out. The industry was not at all in any way moving. There was no income coming into government. Everybody was running away. Now, let me say this. The opposition was strong. They burned the U.S. Partly burned the U.S. embassy, tried to burn it anyway. They tried to kidnap the American ambassador. American ambassador was Byrod, Ambassador Byrod. And they tried to kidnap our foreign minister, Foreign Minister Romulo, whom you just saw today. And I told him, you better disappear because I will not ransom you. They gave me only a few weeks to try to arrive at a solution with Mr. Marcos. And so, my friends, on August 4, much against my better judgment, I spoke in New York and I told Mr. Marcos, believe me, Mr. President, that if you do not lift your martial law, bombs will be bursting in Manila. Mr. Marcos called me insane. You know what he said? He should not have had his heart operation, he should have had his head operated. He did not listen to me. But I felt it was my duty, and as I said, I promise I will not speak out against the Marcos regime. But national interest now dictates that I must warn Mr. Marcos for the last time. I will walk the last mile to prevent this carnage, but if Mr. Marcos will not listen, so be it. And as you very well know, bombs exploded in the city. August, September, and October, and Mr. Marcos made me the mad bomber. But whatever it is, they burned the Manila International Airport, they bombed the Supreme Court, they bombed the Constitutional Convention, they bombed the City Hall, they burned part of Malacañang Palace, they attempted to kidnap my children, they attempted to kill the President 8 times. There was, of course, an attempted assassination against the First Lady. You all know about that. And this required that I immediately act on it, and so I did. Nangyayari in the past, since the Korea administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon eh. It was only the Cordillera group that saved the situation. Pero nung dumating yung Korea administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas na ng gobyerno. 3, 2, 1. Isang magandang pagkakataon nung ating mga kapanayam ngayong araw na ito, si Father Conrado Balweg, ang pinuno po ng Cordillera Budong Administration at ng Cordillera People's Liberation Army.
Narito po siya at tatanungin po natin ang ilang mahalagang katanungan. Una po sa lahat, Father Balueg, ano po ang sinasabi niyong narinig naming pahayag na ang current effort po ng ating pamahalaan, ang peace initiative na tinatawag natin, ay hindi magiging successful o hindi magiging matagumpay? When I made that statement, it is based on the fact that kung ikaw ay magkaroon ng panawagan na magkaroon tayo ng we resolve our problem and establish peace, ay that is with the belief na both of you are for peace, no? Pero hindi ganun eh. Hindi peace ang isyo, kundi politika. For the Communist Party, the issue is politics in the sense na why they came into being or why they are organized is for them to take political power to become the government or to be the one in Malacanang. Yun yung issue, hindi yung peace. So we are addressing the problem, not the correct problem, but we are talking on something that is beyond the point. So the NPA is created in order for the Communist Party to be the ones in government. That is the issue. So what peace are we talking about? Hindi man peace yung issue sa Communist Party, kundi sa kanila ang issue ay politika. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his deputy defense minister, tell the president I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help our people. Tell the president, I said, what he has done to me, I have already forgiven. And I have already forgotten. I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no rancor against Mr. Marcos. All I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the president, I said, I have a formula. In 2 days, I said, I will be sending him a formula. And I wrote this formula, a secret formula I sent to Mr. Marcos, and I said, we should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. And once they've expounded their ideas and the Filipino people should opt them, then I think we should, in the spirit of democracy, accept majority rule. I will not accept a dictatorship of the right, much less will I accept a dictatorship of the left. But it should be the Filipino people in the ultimate sense who will judge which ideology and which cause that they should endorse. This is my way to help Marcos. Mr. Marcos, Filipinos are dying. And this is a possible breakthrough. What did Mr. Marcos do? What did Mr. Marcos do? At the same time, I asked the opposition party to come and join me in a coalition government. I offered one half of the cabinet. And of course, they laughed at me and said, why should we join you? We're going to take over the government. By the time you are through with the exercise, you're dead. Politically and otherwise. So, and they, shall I tell you that we almost turned communists because you refused to recognize us? Shall I tell you that I had a difficult time stopping my guerrillas, 25,000 of them, from joining the communists? Because precisely, you sort of forgot that we had done the fighting for you, you know, and we were parts of your armed forces. Most of our allies in Europe, concerned about resisting communism, give the U.S. free bases and even share the cost. Why shouldn't we expect the same kind of cooperation from the Philippines instead of demands for more rent? By constitutional mandate, social justice is a matter of national policy and a priority objective of government. And this is why one of the first reforms was land reform. Now, we established land reform. We were fighting a group known as the Hukbalahap, Hukbong Nagpapalaya ng Bayan. It was socialist inclined. It was leftist. But they were friends of mine because we had fought in the Second World War together. And so I approached them and I said, look, I'm going to establish land reform. If you're fighting for land reform against the feudalistic agrarian system, then you must join me. And they did. I want to introduce to you the leader of that rebellion, who is now present and is a part of the government, Mr. Luis Tarok. Good
He is a member of the National Assembly. The one reason why he ran to the hills, according to him, was he was elected as a member of the old legislature and he was not recognized as such. He and the others. Now I want to introduce to you another leader of the Free Farmers Federation, which is also composed of farmers who wanted reform, but who are fighting for reform, but who are now joining in the effort to establish political stability and economic prosperity throughout the country, and who was dean of the College of Law of the University of Ateneo, but abandoned his deanship in order that he may join in the effort to attain the noble mission of this new society. I refer to a National Assemblyman, Jerry Montemayor. President of the Federation of Free Farmers of the Philippines. I would like to introduce also to you a young man who was very active against the government in 1972 and who paraded around the streets raising the flag of the Communist Party and organized the Kabataan Makabayan, which is the red organization of the youth. And this man is Nilo Tayag. Is he here? Anyway, he is somewhere around here. But they have all joined, all these activists, to prove to you that all these stories about our being oppressive against our enemies and our friends, they've all joined the government to help reform and drive out all the corrupt people in the government. There was always extreme on both sides, enmity. If not enmity, extreme friendship. A relationship of love, hate. And this is my fate and destiny. Not all this talk about corruption and this ridiculous statements about people in government enriching themselves. When you have activists like Luis Tarok and Jerry Montemayor and Nilo Tayag and this man who were ready to kill the president, but who now says that the reforms that are being instituted are for the good and welfare of the country, you don't engage in any of this foolishness that you talk about. No. Everybody is sincere and earnest about making our democracy work. And I can tell you that whoever has told you about these unwholesome observations about the Philippines, better come back to the Philippines. I'll pay for your trip so you can see what's actually happening. What relationship does the UNIDO party have to the National Democratic Front, who has played a central role in arguing the Filipino? Arguing the Filipino people's case against the Marcos dictatorship, and who presently has a base of support of over 10 million. I do not know the actual relationship today between the United Democratic Opposition in the Philippines and the National Democratic Front. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. There may be a difference in ideology and approach, but we are united in one. We are united against the dictatorship. My position is very clear. If we will succeed in overthrowing the dictatorship, we should allow every voice and every idea to ventilate their views in the public market. We should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. And once they've expounded their ideas and the Filipino people should opt them, then I think we should, in the spirit of democracy, accept majority rule. I will not accept a dictatorship of the right, much less will I accept a dictatorship of the left. But it should be the Filipino people, in the ultimate sense, who will judge which ideology and which cause
that they should endorse. I belong to the left. Walang masama sa left, and I belong to the left. You are not a member of the ruling elite. It's from Siamen. Stay out. Ay, ako wala akong partido, but I choose PDP. Because PDP is actually left-leaning. As a matter of fact, the PDP guys take their oath of office with their left hand and shake with their left hand. Ganon ang ano ni Pimentel. Pimentel is parang ganon rin, but not so. Kami yung sumunod mga radical. I started with Bayan. And I did well. I'm Chinese. Walang masama sa left. From Siamen. Ako po si Mr. Rio. Ang lolo ko, Chinese. The billionaires here, the family, the elite. From Siamen. From Siamen, China. So, nagsisinungaling ka. And I will promise you, it will be a clean and fair government for everybody. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan, and hopefully I will visit you before I will assume office. Kasi may ang the agenda. Kasi yung ang agenda sa. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. We have also to have to prepare the agenda para pagdating dito na wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin na gawin ang agenda yung pagdating dito. The agenda only. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir. Isang wikang I am not a member of the Communist Party. I do not agree. They're too far left. I do not agree with the armed struggle and killing of Filipinos. Yung sa NPA naman, ang panawagan ko sa kanila, kung makikinig sila sa panawagan, mag-aral muna sila at tignan nila kung ang kanilang ang epekto ba ng kanilang paniniwala ay nakapagbibigay ng buhay sa mamamayan o ang daming napatay. Kasi they always blame the government na the government has killed so many people. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him in inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. We should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. And once they've expounded their ideas and the Filipino people should opt them, then I think we should, in the spirit of democracy, accept majority rule. I will not accept a dictatorship of the right, much less will I accept a dictatorship of the left. But it should be the Filipino people in the ultimate sense who will judge which ideology and which cause that they should endorse. Malayo masyado. Kayo naman yan, panay, may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pagkaunawa sa programa ng MDF. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. Please allow me to draw inspiration from the wisdom of the proverb as I propose a toast. 因此,我受中国这句谚语的智慧启迪,为此我举杯。 My friends, may I invite you to raise your glasses. 朋友们,我请诸位举杯。 To the good health and continued success of President Xi Jinping. 为了习近平主席,为了您的身体健康和今后进一步的成功。
to the seeds of friendship and cooperation we plant here today. 为了我们今天共同播撒下的友谊合作的种子, to the legacy of peace and prosperity that succeeding generations will reap as a result of the improved relations between Republic of the Philippines and the People's Republic of China. 为了菲律宾共和国与中华人民共和国得以改善的关系, 以及我们为了下一代而播撒的种子, 而让他们能够收获我们的友谊和合作。 干杯。 干杯。 Kindly remain standing for the national anthem of the People's Republic of China. 请大家保持起立状态奏中华民国国歌。 Be seated. 请就坐. May we now invite President Xi Jinping for his remarks. 请习近平主席致辞. Your Excellency President Duterte, Madame Hanilet, and other distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, it is such a great pleasure to visit this amazing country at the invitation of President Duterte. This is a country known for its picturesque scenery, bountiful resources, and hospitable people. Mr. President, I want to thank you and your government for the warm reception accorded to me and my entire delegation. This afternoon, I laid a floral wreath at the Rizal Monument. Dr. Jose Rizal, the founding father of modern Philippines, led the struggle against colonial aggressors and made the ultimate sacrifice. And to be true to our founding fathers, for which he will always be remembered by the people of this country. Some of you may not know that his ancestry could be traced back to Jinjiang City in China's Fujian province, where there is also a monument dedicated to him and where his heroism is widely known. Jose Rizal is not only the father of this nation, but also a symbol of fraternal relations between the Philippines and China. Indeed, our fraternity goes back over 1,000 years. I'm talking about the splendid maritime Silk Road that linked our two nations. Chinese merchants sailing to your shores and trading Chinese silk, porcelain, and tea for your pearls and sea products. History has shown that ours has always been a relationship between equals, a relationship between two good neighbors. After President Duterte took office, our two sides have worked together to remove many obstacles. Our relationship has been turned around and put on the right trajectory. I commend the President for taking on Jose Rizal's mantle and for his commitment to an independent Philippines. Earlier today, the President and I agreed to elevate our relationship to one of comprehensive strategic cooperation. This decision, which will mark a new milestone in our relations,
speaks to our shared determination to be good friends and good neighbors. We are truly pleased with this decision. And to be true to our founding fathers. In China, we have a saying, a single chopstick can be easily broken. With 10 of them tightly bundled, they can withstand much more damage. We are united in one. I know you have a similar proverb. A broom is sturdy because its strands are tightly bound. In that spirit, let us unite as one and create a better tomorrow for both of our countries. On that note, I'd like to ask everyone to raise their glasses to the prosperity and well-being of the Republic of the Philippines, to the lasting friendship between us, and to the health of President Duterte, Madam Hanilet, and everyone present. Cheers. Please remain standing for the Philippine National Anthem. 请大家保持站立姿态, 奏菲律宾共和国国歌。 Seated. 请就坐. Thank you. 谢谢. Magandang araw po mga kababansa. Mula po sa araw na ito ay hindi na po natin kailangang banggitin ang salitang bayan. Sapagkat hindi po kailanman naging bayan ang isang bansa. Wala pong bansa na pwedeng tawaging bayan. At hindi rin po sinabi ni Dr. Si Rizal ng ating sinilangang bansa ay kanya tinawag na bayan. Hindi po niya tinatawag na bayan ang Pilipinas. No? Basahin niyan po natin ang kanyang huling paalam. Yung tinatawag nating last farewell na mi ultimo adios, ano? Pag pinag-aralan po natin, ano? Limang beses in plain language na hindi niya tinawag na bayan ang Pilipinas, no? Maraming mga komunista dito sa Pilipinas ang laging binabanggit ay digmaang bayan. Gusto niya magparatayan dito sa bayan, no? Wala namang bayan dito na dapat ipagpatayan sila, no? Sa mga kapwa nila Pilipino, no? Ang isang bayan po ay yan po ay organizations, hindi po yan bansa. Organizations po yan na binuo lamang para gawing maskara sa bawat anyo ng
mga Pilipino, halimbawa mga magsasaka, mamaskarahan nila. Ano? Halimbawa yung mga manggagawa, mamaskarahan nila na sila ay kilusang mayuuno. Yung mga jeepney driver, lalagyan nilang maskara na sila ay komunista, nagrarally. Yung mga mangingisda, mamarkahan nila o mamaskarahan nila ng sila daw ay pamalakaya. Yung mga kababayan, mamaskarahan nila sila ay Gabriela. At yung mga mag-aaral natin, mamaskarahan nila daw na tulad ni Rizal, na tulad din ni Andres Bonifacio, na sila yung tinatawag na katipunan, no? League of Filipino Students. Saan ka nakakita na kayo ay katipunan ng mga Pilipino? Hahamunin nyo ang kapwa ninyo Pilipino na ipinanganak sa bansang ito? At sasabihin nyo, "Hoy, mga Pilipinong kabataan, magdigma ang bayan tayo." Kayong mga kabataan, makabayan, basahin nyo sinabi nyo si Rizal kung bayan nga ito ng mga komunista o ng mga mamamatay tao. So matatandaan ang pasimuno sa pagtawag ng bayan dito sa Pilipinas ay walang iba kung hindi ang in-check na si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, hindi pwede nating tawaging national hero ng Pilipinas sapagkat mamamatay tao siya. Pinatay niya po si Andres Bonifacio na kababata ni Dr. Jose Rizal. Kaya sa pasimula pa lang, eh, itong puppet ng Espanyol na ito, na pasimuno ng patayan at extrajudicial killings, eh, walang iba kung hindi ang incheck na si Emilio Aguinaldo at siya rin ang pumatay sa last farewell ni Dr. Jose Rizal. Tinawag niya yung Pilipinas bilang bayan. Hindi pa pwedeng kailangan tawaging bayan ang Pilipinas sa pagkakamalan nito. Itong lugar na pinagmulan ng ating mga ninuno bilang province nga ng mga Inchik. Ano? Sabagat wala namang nakasakop sa bayan kung hindi province eh. Eh bakit kinakailang tawagin mo yung bansa mo bilang bayan? Eh sino bang nakasakop na province dito? Eh hindi ba ngayon kiniklaim ng China na province of Fujian dahil piniki ng mga Fujian witchcraft historians ang kasaysayan ng Pilipinas, nilagyan ng Peking lolo, nagpabricate sila para kay Dr. Jose Rizal. So ipapaliwanag po natin kung bakit hindi pwedeng gawan mo ng lolo si Dr. Jose Rizal at hindi mo pwedeng gawing bayan o province ang bansang Pilipinas. Okay, simulan po natin ngayon. Ano? Magsimula po tayo sa line 1, paragraph 1. Ano? Tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Dahil yung buhay po ni Jose Rizal, yan po ang pilit na inaangkin ng China. Saan ba nanggaling ang buhay? No? Pag binasan nyo po ang Biblia, ano? Or ang Hebrew Scripture, ang buhay ay galing sa dugo. Kaya yung dugo, ang ninanakaw ng Inchik, no? Kasi gustong palabasin ng China na ancestral inheritance ng Fujian ancestors ang Pilipinas dahil apo nila si Rizal. Yan po ang pinalabas nila. Ano po? So, yan po ay may kinalaman lahat sa on-clause, ano? Sapagkat ang on-clause, hindi yan napag-usapan nito lamang, ano? Prior 1970, pinag-uusapan na ang on-clause, no? Ngayon lang medyo nahayag kasi pinagtatakpan yan ni Marcos hanggang sa panahon ni Duterte. Pinagtatakpan nila. Ano? Dahil nga yung binuo nila na samahan or organizations na network na nag-exist na sa mga paaralan during the time of Spanish. Nabalak nilang sakupin ang Pilipinas ng China through Fujian ancestry or ng mga youth or League of Fujian Students, no? Sa panahon pa ng Kastila at itong ang pinuno na ito na ang mga bayan ay hindi si Juma Sison, si Emilio Aguinaldo, no? So, si Emilio Aguinaldo ay Fujian Chinese katulad din ni General Yepe, yung People's Liberation Army na kahuli-hulihang inimbento
bilang bagong national hero ng Pilipinas nito lamang November 18 o November 19 and 2018. Ano? Hindi pwedeng dagdagan ng national hero ang Pilipinas galing sa China. Ano? At ipapaliwanag po natin kung bakit hindi, ano? Bawal, ano? At bawal gawing incheck si Dr. Si Rizal, okay? Unang-una, tungkol nga sa buhay, ano? Yung pinag-uusapan natin. Ang sabi niyo si Rizal, no? To you, oh, sino bang kausap ni Dr. Si Rizal dito? I surrender this sad and gloomy life, no? So, paikliin po natin, no? Sa iyo lamang aking isinusuko ang buhay kong ito. Yan ang sinasabi ng si Rizal. Ibinibigay ko ito para sa iyo at para sa iyo lamang, okay? Sino bang pinagbibigyan ni Dr. Cyril ni Dr. Rizal ng kanyang buhay? Sino ba ang pinagsusukuan ng kanyang buhay? Meron ba sinabi diyan na ancestry of China? Diba wala? Ang sabi dito, binigay niya sa kanyang minamahal na bansa. Okay. So maliwanag na bansa ang pinagbigyan ng buhay. Bansa ang pinagsukuan ng buhay. So maliwanag na bawat Pilipino, no, na nakatira sa Pilipinas, isusuko nila ang buhay nila hindi sa dayuhan, hindi sa mananakop. No? Ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay isang sovereign country na susunod lang ang mga tao ayon sa itinakda ng bansang Pilipinas upang ipagtanggol ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas ang kanilang tahanan ng lahi. Yan ang ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay ay pagsasakripisyo upang hindi isuko ang bansa natin sa dayuhan. No? Saan ka nakakita na yung bansa mo, yung buhay ni Rizal, isusuko mo sa China o sa dugo ng incheck? Wala naman sinasabing isuko mo sa dugo ng incheck. So, ang explanation po dyan, ano, sa paragraph 1, no? Ito po. Ang sabi ni Rizal, I never surrendered my beloved country to the bloodline of Fujian root ancestry of China. It is I, myself, and my last breath of life which I have surrendered to my sovereign country alone. Yan po ang ibig sabihin niyan. Walang iba. My Eden, beloved country cannot be found inside the bloodline of Fujian root ancestry. Hindi daw po matatagpuan sa loob ng dugo, ha? O ng lahi ng incheck, no? Ang bansang Pilipinas na tinatawag niyang Eden. Ha? Ayun, no? Kundi sinasabi ng si Rizal na ito'y matatagpuan sa region of the sun. No? Pag sinabing region of the sun, we're talking about hemisphere of the earth. No? So, kanyang binanggit na ang Pilipinas, no, ay tulad sa perlas, no? Ibig sabihin, nasa dagat. So, China ang sinasabi niya dahil yun namang in China, eh. Hindi naman nakalagay sa dagat. Ha, di ba? At wala yun sa sinasabing dagat ng malayong silangan. No? So, ang sinasabi ng Sirisal, ang Pilipinas ay nasa dagat ng malayong silangan. Sa rehiyon ng araw. Pag sinabi ng rehiyon ng araw, nasa ilalim tayo ng kalangitan. Ano? Wala tayo sa ilalim ng dugo, ng lahi, ng incheck. Yun ang sinasabi niya. Ano? At saka pag sinabing Eden, ano? Sinabi ni Jose Rizal, ano? Kanyang ipinaliwanag na ang Pilipinas ay Eden. Pag sinabing Eden, ito ay bansa ng makapangyarihang Diyos. Ano? Mababasa nyo yan sa paragraph 1, sa line 3 to 5 ng paragraph 1, 5 and 13 ng last farewell, at line 5 ng paragraph 8 and 13.
no? Na ang bansang Pilipinas ay bansa ng makapangyarihan Diyos at bansa ng mapanalangin mga tao, no? Na ang kanilang pananampalataya ay hindi pumapatay kundi nagbibigay buhay para sa ating bansa at para sa ating mga kapwa Pilipino, no? So bawal pumatay, no, ng Pilipino ang kapwa Pilipino. Pumapatay lamang ang isang Pilipino kung siya ay dayuhan, kung siya ay walang pagmamahal sa bansa ng ating Diyos. Yan po ang pinakang dahilan ng pagpatay, no? Kaya kung sino man yung mga mamamatay tao, yan ay dayuhan, no? Katulad niyan, halimbawa si General Yefe, pumupunta daw dito para ipakipagpatayan ang bansang Pilipinas sapagkat ang Pilipinas ay bayan ng kanilang ancestors sa China, no? So yan ang kanilang gustong palabasin sa Philippine history o sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So hindi po pwedeng sabihin ito nila na ang Pilipinas ay bayan ng Fujian ancestors of China sapagkat si Rizal ay may dugong incheck. Hindi kanya na sinasabi ni Dr. si Rizal. Ano? So, ang ibig sabihin ng mga incheck dito sa Pilipinas, kaya ginawa nilang incheck si Dr. si Rizal ay isa lang. Pinalalabas nila at yan talaga ang nakasulat sa literature ngayon o sa history ng China sa Xinjiang sa Fujian province na si Rizal ay apo ng China. Mag-research po kayo. Mag-research po kayo sa history ng China o sa Philippine history na binago na ng mga ruling class natin from the time of Marcos to the present president, no? Palibasa sila mga laing incheck at sila yung nang pasimula pa ay naatasang mamuno ng bansa natin sa pamamagitan ng Espanyol. Dahil yung mga yang mga incheck na yan, no? Mga Fujian Chinese, they are puppet of Spanish from the very beginning. They are gobernadorcillo, ano? So yun ang dahilan na naisip nila, ano, pwede palang ganun eh. Pagkatapos ng Espanyol, ng Spanish colonization, and pagkatapos ng Japanese invasion, no? Tayo naman na sumakop sa Pilipinas. Gagawin nating bayan ng ating ancestors sa Fujian, ang Pilipinas, at lalagyan natin ang Peking dugo si Rizal na may lulo sa China. So, napakadali lang eh. So, yan ang dahilan kung bakit sinasakop nila ang West Philippine Sea dahil sa dugo ni Rizal. Ano po? So, ipapaliwag po natin kung bakit hindi incheck si Rizal at hindi bayan ng Fujian ancestors ang bansang Pilipinas. Ano? At ito na po. Okay? So, nasa line 1, paragraph 1 tayo. Ano? O line 2, paragraph 1, ano, and line 3 to 5 of paragraph 1 na ipaliwanag na po natin, ano, na hindi isinuko ni Dr. si Rizal ang kanyang bansa o ang rehiyon ng araw o ang perlas ng malayong silangan o ang sinasabing Eden of God. Hindi niya isinuko sa sarili niyang buhay o sa sarili niyang dugo, no? Kundi yung dugo niya, yung buhay niya, yung breath of life ng kanyang living soul, yun ang kanyang isinuko sa bansang Pilipinas, di ba? So maliwanag pa lang sa paragraph 1, hindi na incheck si Dr. si Rizal. Walang katotohanan na siya ay isang sangli, ano? Kaya hindi pwedeng magnakaw na magnakaw itong si Villar na isang Fujian Chinese ng mga lupain, ng mga public land para angkinin, ano? Ikaw, Villar, ibabalik mo yan, ha? Firing squad ka, no? Yan ay pag-aari ng mga Pilipino, no? Ibabalik mo yung ninakaw mong mga lupa, no? Okay. Dako po tayo sa line 5, paragraph 2, ano? Sinasabi na ang bansang Pilipinas ay bahay, no? Kung bahay yan, eh hindi mo pwedeng gawing dayuhan ang mga Pilipino sa loob ng kanilang bansa dahil bahay pala yan eh. Di ba? Oh, hindi yung pupunta ka dito, incheck ka dahil sasabihin mo pag-aari na lulo mo yung bahay ng mga Pilipino at yung mga Pilipino eh pagtataksin mo,
magtatak sila. Dahil sasabihin mo, bahay ng lulo ko yan, dapat rentahan nyo yan, inchik ang lulo ko. Si Rizal ay inchik din. No? Hindi pwedeng ganyan. Mali yan. Ano? Hindi nga binigay ni Dr. si Rizal yung bansa niya sa sarili niyang buhay. Sasabihin nyo, yung bahay at saka yung bansa ni Rizal, ibinigay niya sa inchik. So mali yan, di ba? Hindi pwedeng magbigay ng bansa at bahay ng mga Pilipino si Dr. si Rizal sa sarili niyang dugo. Dahil yung dugo niya nga mismo ang isinuko niya sa bahay niya. Ha? Dahil yung bahay niya ay tahanan ng kanyang lahi, hindi tahanan ng inchik o ng China. Di ba? So ang sinasabi ni Dr. si Rizal sa paragraph 2, other give you their lives. Binibigay ng ibang mga Pilipino ang kanilang buhay na walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi. No? Kahit nasa ang lugar. Maging yun ay sa katubigan, sa bulaklakan, sa kapatagan, no? O sa mga kakahuyan, no? At kahit sa ang labanan. Ano? Lahat ipakikipaglaban hanggang huling hininga ng buhay. Alang-alang lamang upang hindi masakop ng mga dayuhan ang ating tahanan o tinatawag nating bansa. Ano? So, ang paliwanag po niya sa paragraph 5, ano? Sa line 2, sorry ha, sa paragraph 2, no? Okay. Ng last year with Dr. Si Rizal, ano? Ang pinapaliwanag niya ay walang Pilipino o sino man sa ating bansa, no? Ang pwedeng gawing lagi na gumawa ng mga bagay ng mga nakamamatay sa ating kapwa Pilipino para kunin ang kanilang buhay. No? Hindi mo pwedeng ipatupad, no? Na lagi na lamang iisipin mo, oy, dapat mamatay ang Pilipino dahil pinatay nilang apo ng China. Yan ang gustong palabisin ng incheck eh. Bakit si Dr. Cesar ginawang incheck o apo ng China para palabasing pinatay ng mga Pilipino dito sa bansa ng Diyos ang apo ng China na si Dr. si Rizal. Kaya ang gusto ng mga incheck dito ng mga kabataan makabayan eh digma ang bayan. Kasi akala nila ay anak ng bayan ng Pilipinas si Dr. si Rizal na bayan ng Fujian province. Yan ang gusto nilang ipaliwanag sa atin. Pwede ba naman yun? Hindi ba pwedeng anak, gawing anak bayan si Dr. Rizal? Dahil tinawag nga niya ni si Rizal na bansa ang Pilipinas, kaya anak siya ng bansa. Hindi siya pwedeng maging anak ng province ng Fujian, China. No? Nasimula pa lang, di ba? Pinagpaalam niya na ang Pilipinas ay bansa, hindi bayan ng province ng Fujian ancestors. So, yan na dapat ninyong maliwanagan. So, ang mga inchik, kaya ginawa nilang inchik, kapwa nila inchik si Uzi Reser, para sa kupin ng Pilipinas, ang bahay natin. Ha? Gusto ng China, gusto niya dalawang, ng mga inchik, dalawang kanilang bahay. Ha? At yung bahay natin, gagawin nilang bayan dahil ang lulunga ng bayan ay province. Ay mga luko-luko talaga itong mga inchik na ito. Ano? Kaya gagawin din nila ng lulo si Rizal. Eh, hindi nga pwedeng gawin mong lulu, gawin ng lulo si Jose Rizal dahil tinawag nga niya na Eden ang Pilipinas. Ang ibig sabihin ng Eden, origin of life, no? Beginning of life, hindi pwedeng arrival of life, no? And God begins of creation of our country. Yun ang ibig sabihin niya. Diyos ang gumawa sa ating bansa, hindi inchik, Eden. Basa mo yan, no? Sa Genesis chapter 2 verse 7 to 8 na ang Eden, doon nila lang ang unang tao, hindi doon nila lang ang unang inchik, no? At walang inchik na nauna kaysa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Eden, Diyos muna, ha? Tapos yung unang tao na nilalang niya kawangis ng Diyos, hindi kawangis ng inchik. Kasi kung sasabihin mo na sa Eden ginawa ang unang inchik, eh, ibig sabihin na pinapalabas mo inchik yung Diyos. Dahil ang unang tao nilalang sa larawan ng Diyos, hindi sa larawan ng inchik.
So kung incheck ang sinasabi mong gumawa ng Pilipinas at sinasabi nyo ang founding father ng Eden of the Philippines ay incheck ang Diyos. Ay, wala namang ganun sinasabi si Rizal na ang Diyos tawagin mo doon sa China. Sinasabi niya, tawagin ang Diyos sa langit, manalangin, umawit ng panalangin. Ah, basa mo yun sa line 5 ng paragraph 8, 9, and 10 ng last farewell. Ano po? So hindi mo pwedeng gawing killing zone ng mga Pilipino, ha? Upang ialay mo ang dugo ng Pilipino sa ancestors mo sa China, ha? Dahil ang mga Pilipino ay hindi na parit, ay hindi tumira sa bansang Pilipinas, nabuhay sa bansang Pilipinas upang kunin ng dayuhan ang kanilang buhay at ialay sa ancestors ng China o sa ancestor ng mga Incheck. Kaya hindi po pwedeng ganun ang gawin natin na mag-alay tayo ng buhay ng mga Pilipino dahil wala namang inialay na buhay si Rizal ng mga Pilipino sa sarili niyang dugo, ha? Hindi po nag-alay ng bansa sa sarili niyang dugo si Dr. si Rizal. Ni ang Diyos hindi niya inialay sa kanyang sariling dugo. Walang katotohanan na si Rizal ay isang Incheck, no? Na kumuha siya ng buhay ng mga Pilipino para ialay niya sa ancestors of China. Kaya bawal kayong mga illegal immigrants na Fujian Chinese. Papasok kayo ng politics. Mag-i-enroll kayo muna dyan sa mga universities para mag-hack ng mga history at kung ano-anong paggagawin ninyo para lamang magnakaw ng bansa at magnakaw ng tax at magnakaw ng karagatan. Aba, eh, mahiya kayo sa apog nyo. Ano? Bumalik na lang kayo doon sa puwit ng lulo nyo sa China. Ano? So, ang unang nagpa-host ng extrajudicial killings dito ay si Emilio Aguinaldo. No, pagkatapos, nagtatag siya ng unang republika para tawaging bayan ang Pilipinas. Eh, bago namatay si Jose Rizal, itinatag na niya ang Pilipinas na ang Pilipinas ay bansa na ng Diyos, Eden. Kaya sasabihin nyo na ang unang nagtatag ng First Republic of the Philippines ay si Emilio Aguinaldo ay walang katotohanan yan, no? Sinasabi ni Rizal na ang Pilipinas ay bansa na ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na beloved Eden, no? Sa line 2 paragraph 1. Kaya bawal na maging bayani si Emilio Aguinaldo dahil siya pumatay ng Pilipino. Sinasabi ng ating pambansang bayani na bawal pumatay sa bansa ng Diyos. Mababasa mo siya yan sa paragraph 13, ano? Sa line 2, ano? Line 3 to 5 ng paragraph 13, ano? So, tingnan natin para makipakita natin sa mga Incheck. Okay, tama? Basahin natin. Ano ba sinasabi niyan? Line 3. There, saan daw niya iniwan ang lahat niyang mga kamag-anakan, ang kanyang mga lahat ng iniibig. Eh, di ba dun sa ina-idolize niya, iniidolo niyang bansa? Wala naman sinabi siyang dalawang bansa, no? Singular lang sinabi niya dyan, ha? Tungkol sa bansa niya. At yun ay ang kanyang minamahal na Pilipinas. Dun daw niya iniwan ang kanyang mga magulang. Ano? Wala siyang sinasabing tumawid pa siya doon sa China para alalahanin ang mga Incheck doon. Sabi doon sa bansa niya, bawal ang mamatay tao. Bawal yung mga alipin at mga nagpapahirap, no? Dapat ang pananampalataya ay hindi ang pagpatay. Kaya bawal po ang communism dito at yung mga makabayan, ano? Sila po ay mga terorista, no? Kasi naghahamon sila lang digmaang bayan, ano? Eh hindi naman bayan ang Pilipinas. So, ang gusto nilang iparating, ano, ay ang Pilipino, may pinapatay ang kapwa Pilipino, no? Bawal po 'yan, ano? So, ibig sabihin ni Jose Rizal, kaya tinawag niya na Eden ang bansang Pilipinas, no? Dahil sa pasimula pa bago dumating ang mga makabayan o ang mga Incheck, eh hindi dito nagpapatayan. Wala ditong mamamatay tao, walang nagpapahirap, ano, walang nangaalipin dahil nga Diyos ang nag-ahari, no? Hindi Fujian ancestors of makabayan, no?
of China. Ano? So, doon tayo, balik tayo sa paragraph 2. No? Okay. So, tapos na tayo dito. Na sinasabi dito, ang tunay na pagiging patriot, ano, o makabansa, ano, tunay na Pilipino ay magbigay ng buhay, ano, isalba, ano, save life, ano, para depensahan o bigyan ng protection ng ating mga kababansa, ano, dahilan kanino? Sa pag-ibig natin sa ating tahanan ng lahi o tinatawag nating bansa. Okay? So, dako naman po tayo sa paragraph 3 ng last farewell. Ang sabi ni Dr. Rizal, I die when I see the sky has unflored its color. No? Hindi nagbabago ang kulay ng mga bituin. No? Kung merong nagkikislap-kislap dyan na nag-change ng kulay, yun talaga yung natural niya. No? Pero hindi nagbabago ang kulay niya, ang mga kulay ng kalangitan. Ano? Ang kalangitan, kalangitan yan. Nila lang ng Diyos yan, no? Para sa ating mga tao upang tayo ay matanglawan, ano? Ma-relax sa gabi, no? At tayo ay magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, no? Pag-ibig man o kadiliman, ano? So, sabi dito, and at the last, after a cloak of darkness announces the day. Ano, pinapaliwanag yung si Rizal na ang bansang Pilipinas ay nasa ilalim ng kalangitan, ano? At nakararanas ito ng araw at gabi. Kaya nagkakaroon ng dilim at ng bagong liwanag. Ano, yan sinasabi niya. So, hindi siya namatay, ano? Para magsinungaling. Yan ang ibig sabihin niya. O gumawa ng kwento lamang, ano? Ginawa niyang witness ang kalangitan, ang araw at gabi, at ang bagong bukang liwayway. No? At nawa ang kanyang pagkamatay, ang sinasabi niya, ano, ay maging makatotohanan liwanag, ano, ng silyab o kintab, no, ng kaliwanagan ng langit, no, na bagong liwanag, na bagong araw. Yun ang sinasabi niya. Matanglawan tayo, no, ng pagkamatay niya. Bakit siya namatay? It's because of darkness, or because of not understanding how beautiful country, our country was to become our home and only country. No, because our home and country preserves our human identity and preserves our human civilization, the origin of our ancestors. So, ang tinutukoy niya ay hindi dapat mawala ang bansa natin, no? Namatay ako para sa ating bansa, no? At dapat mabuhay kayo sa aking kamatayan kung bakit ako ay pinatay ay dahil sa pagmamahal ko sa ating tahanan, sa bansa ng ating Diyos. Ayun ang ibig sabihin niya, no? So, sinasabi nyo si Rizal dyan, ano, sa explanation o translation, no? Na ang ating sovereign God, no, ng ating minamahal na bansa ay hindi natin matatagpuan sa ugat, no, ng dugo, no, ng ancestors ng mga Fujian Chinese, ng tribo, no, o hindi natin matatagpuan ang bansang Pilipinas sa nawawalang tribo ng China dito sa Pilipinas, no. Nawawala po yan kasi hindi po nila intindihan kung anong ibig sabihin ng last farewell, eh, ng mga sinabi ni Dr. Rosy Rizal. Basta na lang sila gagawa ng lulo, ano? Eh, hindi naman tungkol sa lulo ng China sinasabi dito, kundi bansa ng Diyos, no? So, ngayon, ang sinasabi ni Sir Rizal dito, ano? Pinapaliwanag niya, dyan sa paragraph 3 na yan, no? Na ang Pilipinas ay makikita mo sa ilalim ng kalangitan, ha? Kahit na gabi, kahit na magliwanag, ha? Kahit na magkaroon ng bagong araw ang daigdig, habang ang regdeg ay umiikot sa sarili niyang akses sa rehiyo ng araw na tinatawag natin na equatorial plane, ano, ng solar system, no. Diyan po umiikot-ikot lamang yung ating bansa kasama ng ating planeta. Yung sinasabi niya, kaya bakit may day and night sa Pilipinas?
and magkakaroon ng seasons is because our country, you know, is one of those countries around the world that builds the composition of our planets. Ibig sabihin, hindi tayo basta bayan, ano, hindi tayo basta barangay, hindi tayo basta alipin, ano, yun ang pinakikita natin. May sarili tayong pagkakakilalanan, may sarili tayong nationality at citizenship na kung saan nakatira sa isang bansa na tinawag natin tahanan ng ating ancestors, no? So yan po yan sa paragraph 3. Dumako naman po tayo sa paragraph 4, no? Sabi niya, sister, my dreams when scarcely an adolescent, my dreams when a young man already full of life. So naintindihan niya, no? Where to see you one day, no? Gusto niya makita, no? Sino ba? Eh, di ba yung sinasabi niya na bansa niya, no? Na tinawag niyang jewel, no? Pagkatingin ng mga parang alahas, ano? Alahas, yung Pilipinas, ang ganda ng pagkakahanay ng kanyang mga valleys, space and valleys, no? Diyan sa karagatan, no? Pundasyon ng kabundukan diyan sa ilalim ng karagatan, ano? Kung paano lumitaw, no? So, dapat ipagmalaki natin ang bansa natin na walang kapintasan, ano? Hindi mumurahin mo ang bansa natin, mumurahin mo ang Diyos ng bansa natin. Eh, pinakikita mo lamang na dayuhan ka na gusto mong pikiin ang bansa ng Pilipinas at tawagin mong bayan ng inyong ancestors. Dahil gusto mong walaing saysay ang mga tao dito, ang Diyos dito at ang bansa namin, no? Kaya si Duterte, yan ang attitude niya. Kasi nga, pinipiki niya ang kasaysayan ng Pilipinas dahil native of Fujian, China siya. Taga-Xiamen siya. At kababata niya itong si Jinping, no? Si Juma Sison, saka General Yefe, na kaibigan ni Cory Aquino. Kaya isang malaking Ponzi scheme yung nangyari niyan na laban ni Marcos, kunwari, pero hindi naman naglaban, no? Ninakaw lang ni Marcos ang mga kayamanan ng Pilipinas at sinasarili niya. At ginawang tagapagtakip itong mga previous administrations nila, kaya hanggang ngayon, hindi nare-recover ng Pilipinas ang kayamanan ng mga Pilipino ay ginawang private properties ng Fujian dynasty of Marcos to Duterte. Ano? So, yung pang lumalabas. At yan po ay isang malaking sindikatong gumagalaw sa atin. No? Na ngayon, hindi nila maamin-amin, no, na sila ay mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaya ang gusto nila ay wala na daw national hero ang Pilipinas. Ano? At tingnan mo yan, anak ni Marcos, si Imi, ay me, Marcos, no? Sabi niya wala daw hero ang Pilipinas at ang Kongreso hindi rin nadedesisyonan kung bakit walang national hero ang Pilipinas. So, pag sinabing walang national hero, walang nagpapatunay na ang Pilipinas ay bansa. Okay. Kaya nga nation eh, bansa, di ba? Hero ay bayani ng bansa. Ay kung sinabing walang bayani, edi walang bansa. At kung walang bansa, wala din bayani. Eh, sinong bayani? Eh, si Aquino raw at si Marcos, inilibing nila. So, ang gulo ng kanilang ginagawang history, yun yung pamimiki nila na hindi nila kayang i-twist, ano, ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? 5 times na sinabi ni Si Rizal na bansa ang Pilipinas. No? So, kung bansa ang Pilipinas, ay dapat may bayani sa bansa. Hindi yung may bansa ka, wala kang bayani. Pero may bayani ka naman, hindi naman bansa ang tawag sa Pilipinas, kundi bayan. Yan ay malaking kalukuhan, no? Isang malaking sindikato. Yan yung nag-ahawak sa Emilio Aguinaldo Bayan Organizations Network of Fujian Chinese, ano? So, bago mumunta tayo sa paragraph 4, no? Sinasabi niyo si Rizal na ang kanyang tanging pangarap ay upang ang mga Pilipino, no, ay magkaroon ng walang kapintasan, walang kahihiyan, maging ano tayo, ipagmalaki natin ating bansa sa buong mundo, no, sapagkat ito yung bansa natin ay minahal ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, no, at hindi galing sa Fujian ancestors yung 7,641 islands natin. Yun ang ibig sabihin niyan. So dako po tayo sa paragraph 5, no, ayan sinasabi dyan, no. So sabi ni Sir Sal, my lifelong dream, no, yung buong buhay niya mula ng bata siya, no, my death-burning desire, ano ba yung mithiin niya kasi 400 years na sinakop tayo ng China.
sa panahon na yung kadilim ng ating ancestors, wala siyang isang malalim na pangarap para sa ating mga Pilipino, kundi makita natin ang ating bansa. Ano? At mamatay siya, no? Para bigyan ng buhay, no? No? Ang ating bansa at mamatay sa ilalim ng kalangitan ng ating bansa at magpahinga sa mahiwagang lupain ng bansang Pilipinas. Yun ang kanya sinasabi niya, no? So hindi pwedeng pupunta ka dito, ikaw si Cory Aquino at saka si Duterte, iimbitahan mo si Xi Jinping, at si Xi Jinping ang pagsasalitain mo, nasasabihin mo si Xi Jinping ang may alam ng kasaysayan ng bansang Pilipinas, at sinasabi ni Xi Jinping na kaya napunta dito ang general ng People's Liberation Army na pinanganak sa Quezon Province na ang pangalan ay si Sixto Mercado, at may Chinese name na General Liefe, no? Ay naparit sa Pilipinas para ipakipagpatayan ang bayan ng mga ancestors ng Fujian Province of China dito sa Sea of the Orient. Wala naman sinabi si Jose Rizal na ang nakikita ni Jose Rizal sa Sea of the Orient ay bayan ng Fujian ancestors. Di ba? Kaya kayong mga kabataang mga bayan ng international terrorist of League of Fujian Students of China na nasa buong mundo nakakalat ngayon para magpakalat ng piking kasaysayan ng bansang Pilipinas, tumigil na kayo. Dapat kayo ay iban worldwide sa lahat ng public places, sa lahat ng universities, sa lahat ng kalsada. Dahil terorista ang founding father ninyo ay galing sa Fujian, China, sa Xiamen. At yan ay walang iba kung hindi si Jose Maria Sison. Hindi ko alam kung anong Chinese name niya, no? Pero si General Jeffe at si Juma Sison ay kapwa kaibigan ni Ninoy Aquino, ni Duterte at ni Cory Aquino. Si General Jeffe ay naimbitihan ni Cory Aquino sa Pilipinas upang ipakipagpatayan ang bansang Pilipinas dahil bayan daw ito ng ancestors ng Fujian Province. At ang founding father daw ng Pilipinas ay hindi ang Diyos na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na nasa kalangitan, kundi ang ancestors na mga inchik dyan sa China. Yan po yung maling kasaysayan. Wala po yan. Hindi po yan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, ang sinasabi ni Jose Rizal dito, ano, na sinasabi niya na bawal ang terorismo at yung sinasabing extrajudicial killings sa mga Pilipino. Binabawal po yan, no? Hindi yung pwedeng gawin yun sa bansa ng Diyos. Bakit ba tatawagin bansa ito ng Diyos ang mga tao ay mapanalangin? Bakit ba tinawag niyo si Rizal na sa paragraph 8, 9, and 10, no? Na ang bansa ay, na bansang Pilipinas ay may mga taong mapanalangin. Ha? Ang ipapanalangin mo ba? Kung ipapanalangin mo ay ang pumatay ng kapwa Pilipino o maghakot, magbayad ng mga riding in tandem niya para takutin ang Pilipino. Hindi ka Pilipino. Ano? Lumayas ka dyan sa Malacanang. Gago ka pala. Di ba? Eh kasi hindi ka marunong magbasa na sinabi ni Rizal tapos sasabihin mo katulad ka ni Rizal at si Xi Jinping ang magkukumpara sa iyo na ikaw, si Duterte, kaparehas ni Rizal na ang walang ginawa kung hindi pagpatay ang wish ni pagpatay ang sasabihin mo. O, diba? Masabi yung paragraph 13, the Philippines is sorrow of his sorrow. The land of God, the land of peace. Diba sinasabi niya, land of peace ni Rizal. Tapos sasabihin mo, itong Philippines, martyrdom place of Fujian ancestry. Napunta rito ang mga Fujian para magpakamatay alang-alang sa ancestors nila. Hindi yun ang sinasabi ni si Rizal eh. Pagsusuko ng buhay sa Pilipinas ang sinasabi dito kaya namamatay ang Pilipinas. Hindi yung isusuko mo yung Pilipinas doon sa ancestors nyo pagkatapos mong patay ng mga Pilipino. Ihingi ka ng shabu sa China. Doon sa Xiamen na native city mo. At sasabihin mo, hindi mo alam kung sinong nagpapadala. Hanggang ngayon, hindi mo na-resolve ang druga. Ako, Duterte,
bumalik ka na doon sa lulo mong incheck, hindi yan ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? Yan ay malaking kalukuhan ninyong mga kabataan makabayan. Kasi ikaw yung first batch ng kabataan makabayan. Hindi mo pwedeng i-deny yan dahil yan lang ikaw mismo nagsasabi niyan. Ano? So, ini-invalidate lang ni Dr. Si Rizal yung claim ng People's Liberation Army na si General Jeffe, ha, na yung presensya ng mga katipunero ng Fujian students sa mga universities ng Pilipinas, ano, at sa ating society, ano, ay hindi sila naparito para ipakipaglaban na bansa Pilipinas o ang pangalan ng Diyos natin, kundi gusto lang ipakipagpatayan, ano, ang dugo ng pinagmulan nila doon sa root ancestors nila sa China. Ay, hindi naman niya sinasabi na bansa ni Rizal yung nasa Sea of the Orient, di ba? Ang malaking kalokohan niyang ginagawa niyo para patayin niyo yung mga pulis, yung mga military at yung mga civilian, no? Dahil pikon kayo sa pangluloko niyo. Ano? So malaking bayaran niyo sa Pilipino dahil pag nanakaw ng mga resources ng Pilipinas, ano? So dumako pa tayo sa paragraph 8, ano? Sandali lang po, ha? Na-rename ba natin yung paragraph 5, okay? 6, okay? Napaliwanag na ba natin? Okay, dito sa paragraph 6 pala, hindi pa natin napaliwanag to, ano. So sabi ni Sir Rizal, if upon my grave one day you see appear amidst the dense grass a simple humble flower, no, place it near your lips and my soul your kiss, and on your on my brow, my brow, may I feel under the cold tomb the gentle flow of your tenderness, the warm of your breath. Ano bang ginagawa itong mga kabataan, mga kabayan? Puro sigaw na sigaw dyan sa kalsada. Kung ano-ano mga sinusunog ng mga EPG, no? Hindi naman niya sinasabi niya, sir, ganun yung gawin niyo sa bansa namin, no? Na magsunog ng kapwa niyo, kabataan, mga kabayan, para lituhin ng tao. Huli na kayo eh. Kayo-kayo lang din yung nagdadrama. Yung nasa Malacanang, kabataan, makabayan. Yung naan doon sa kalsada, kabataan, makabayan din. So, pinalabas nila na bayan nila ang Pilipinas at against sila doon sa kabataan, makabayan na tyrant daw doon sa kapwa, kabataan, makabayan nila na ang gustong ng ancestors nila eh hindi nagsusunod dahil sumusunod itong kabataan, makabayan sa Amerika. Ayan ang pinalalabas na drama itong mga hayop na ito eh. Na mga demon-possessed na mga kabataan makabayan of Fujian, China. Kaya natin sinasabing kabataan makabayan Fujian, China dahil mga bayaran ng incheck yan eh. Ng Chinatown eh. Puro drama ng drama sa pamamiki ng kasaysayan ng Pilipinas eh. Hindi nga bayan ang Pilipinas eh. Doon kayo magsunog doon sa China ng EPG. Doon kayo magsunogan ng kapwa EPG nyo. Eh, mga kabataan makabayan nyo, eh, ang lulukuhan lang kayo eh. O ito, ang sinasabi nyo si Rizal, kung pupunta kayo sa Pilipinas, ano, dadalawin nyo siya. No? O kayo magdala ng mga ancestors nyo. Ano? Ang sinabi nyo si Rizal, kailangan lang niya ng humble flower. Yun lang, ilagay mo sa kanya. Sa kanyang libingan, no? Hindi yun, pupunta kayo dito mga inchik, dadala nyo yung Fujian root ancestry nyo. Yung witchcraft historians, no, at ilalapit nyo dyan sa libingan ni Dr. Si Rizal, no? Sinabi si ang bansang Pilipinas, tinawag nga niyo si Rizal na Eden. Bakit? Pasi holy place ang Pilipinas. Hindi pwedeng gawing martyrdom place ng Chinese o Fujian ancestors. Ang pinalabas nyo, napunta rito ang mga People's Liberation Army at mga kabataang makabayan ng China. Para ipakipagpatayin ang Pilipinas dahil bayan ito ng ancestors ninyo. Ayan ang pinalabas ni Juma Sison eh, kasi Fujian Chinese nga yan eh. Ayon niyang aminin na sinungaling sila, no? So tinawag ni Dr. Jose Rizal sa line 2, paragraph 1 na ang Pilipinas ay Eden, holy place, bansa ng Diyos. Line 5 of paragraph 8 and 13, bansa ng Diyos. Hindi bansa ng Incheck o bayan ng Incheck ang sinasabi ni Dr. Si Rizal dito, no? So tigilan niyo na 'yung digma ang bayan, ano? Wala kayong bayan dito sa Pilipinas, ano? So ayan po ang ibig sabihin ng paragraph 6, ano. Dako na po tayo sa paragraph 7, ano.
Okay. Let the moon see me in a soft and tranquil light. Let the dawn send its fleeting radiance. So, sinasabi niyo si Rizal dito, no? Eh, pwede bang pag nakakita yung mga inchik na gagawan mo si Rizal ng history, eh, na siya ay isang inchik, no? Nakakita mo lang si Rizal, eh, sasabihin mo inchik na siya. Paano napatunayan? Eh, pati ba naman yung madaling araw pag nakita mo rin yan dahil sinabi niyo si Rizal, eh, pag-aari nyo na yung radiance ng araw, ha? Yung liwanag. Ay, mga gunggung pala kayo, mga inchik, eh. Di ba? Basahin nyo nga yan. Ang ibig sabihin niyo, Sir Rizal, let the moon see me. So, sinasabi niyo, Sir Rizal, no, na yung kanyang sinasabi sa paragraph 1, no, na kanyang bansa, at sa paragraph 5, paragraph 8, 10, and 13, na kanyang idolized country, no, na paulit-ulit niya sinasabi, no, ay sinasabi niya na ang Pilipinas, ano, ay suspended, ano, in a heavenly space. Kasi nung makita niya yung buwan, ano bang nakikita niya sa daigdig, di ba? Yung bansa niya, nandito rin sa daigdig, nakalutang sa space of heaven. So, sa mga tuloy, totoo yung sinasabi niya na ang bansa Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw, wala sa province of Fujian, China, o hindi nasa sakop, o hindi inheritance ng territorial claim ng Fujian ancestors na sinasabi ninyo na kayo ang founding father ng Pilipinas, no? Sinasabi ni Sir Rizal, nasa sakop ang Pilipinas. Pinaliwanag niya na nasa sakop ng ang bansang Pilipinas, nasa sakop ng kaharian ng langit. Ha? Na ang nagahari ay ang Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Ha? Na yung karagatan o Sea of the Orient, ano, na nakalagay sa Eastern Hemisphere, doon nakalagay ang bansa niya, at ang bansa niya nakalagay sa isang planeta na nakikita ng buwan. Ang pinaliwanag niya ay celestial bodies, na kung ang buwan ay nakikita siya, nakikita din ang daigdig. At sa daigdig na ito, nakikita yung Pilipinas, na kung saan ang Pilipinas nasa Sea of the Orient. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang Pilipinas ay claim ng Fujian ancestors dahil sila ang founding father, dahil si Rizal ay dugo ng inchik. Pwede pa naman pati yung, ano, yung Sea of the Orient maging dugo din ng inchik yan. Ay, kabubong. Dahil lang sa kagahaman ninyo na kukontrolin ang bansang Pilipinas at kayo maghari from the time of Spanish colonization bilang gobernador Silio, ay namihasa na kayo. Tapos na yung paghahari nyo. Bumalik na kayo sa China dahil magbabayad kayo sa mga buhay na kinuha nyo, mga Fujian Chinese, ano? Kayo ang nagtatag ng patayan sa Pilipinas, no? Hindi ito murdered ng place, eh. Ah, basahin nyo yung paragraph 8, no? Ang sabi ni Jose Rizal, let the burning sun evaporate the rains, and with my clamor behind towards the sky may turn pure, no? So yung mga adhikain ni Dr. Jose Rizal, no? Eh, sumama daw sa pagtaas ng mist, ano? Ng ulan, no? At hayaang sunugin, ano? Ang hamog, ano? Ng ulan, ano? Sunugin ito ng nagbabagang araw para ito'y maging tunay na ulan. Yan yung totoo si Dr. Rizal sa kanya sinasabi. Let a friend mourn my early demise, and in the serene afternoon when someone prays for me, O country, pray to God also for my rest. No? At napaliwanag niyo si Dr. Rizal dyan, ano, na mga Pilipino ay prayerful people. Na ang Pilipinas ay isang prayerful nation. Kaya hindi mo pwedeng tawaging martyrdom place ng Fujian ancestors ng youth of China. Hindi pwedeng patay ang pagsabi ni Jose Rizal. Hindi pwedeng pupunta rito ang mga inchik para pumatay ng Pilipino o
papatay ng mga Pilipino ang sino mang dayuhan dito kaagad. Ha? Hindi ganun. Bansa ito ng Diyos, papatay, gagawin mong mamatay tao ang Pilipino. Napagbibinta nga mo na ang Pilipino habang nagdadasal pumapatay ng incheck. Ha? Diba, hindi mo ba nalilinawa na sinuko niyo si Rizal ang buhay niya, hindi siya pinatay ng Pilipino. Diba? Basahin nyo nga. So, sinasabi niyo si Rizal, hindi mo pwedeng pagbintangan ang Pilipinas o ang mga Pilipino sa bansang ito bilang mamamatay tao ng mga anak ng China na dumadayo dito sa bayan ng Fujian, China. Dito sa Sea of the Orient. Kaya hindi nyo pwede baliktarin kasaysayan ng Pilipinas that the youth of the ancestors of China are the founding father of the Philippines. Mali kayo dyan. Mga manggagansong incheck na nasa gobyerno. Ha? So, huwag ko na sabi, nasa nyo, sinabi, hindi pinupuri ni Jose Rizal ang kanyang, ang kahit sinong ancestors na hindi higit sa kanyang Diyos o sa kanyang bansa. Na lagi pangalan ng bansang Pilipinas ang inaangat niya at ang Diyos ng bansa ng Pilipinas. At hindi ginawa ni Jose Rizal na ang kanyang ancestors ay hihigit pa sa bansa, sa makapangyarihang Diyos sa kalangitan. Magbasa ko kayo, no? Kaya nga sinasabi niya, kahit bansa hindi mas mataas dun sa Diyos. So gaano pa kaya sabihin mo na yung ancestors mo, founding father ng Pilipinas, ay malaking kalukuhan yan, ano? So, sinasabi niyo si Rizal, no? Kaya sinasabing Eden ng Diyos ang bansang Pilipinas dahil ang founding father at ang naglalang ng pundasyon ng 7,641 islands, space of valleys mula sa ilanimang karagatan. Ay walang iba kung hindi yung Diyos sa pasimula pa ng paglalang. Inihanda ito para sa Pilipino. Yun ang ibig sabihin niya. Na Eden, inihanda ito ng bansang Pilipinas, ang lupa nito, para sa mga Pilipino, yun ang ibig sabihin ng Eden. Ano? Eh kung kayo mga incheck na nakawin yung Eden of God, at sasabihin nyo, alipin nyo yung Diyos, ay mali yan. Hindi kayo pwedeng gumawa ng Diyos. At sinasabi niya, Diyos ang gumawa. Tapos sabihin nyo, yung Diyos ginawa rin ng incheck. Ay malaking kalukuhan yan. Ano? So, dito tayo sa paragraph 9. No? Pray for all the unfortunate ones who died. No? So, yung mga pinatay, no? Sino bang pumapatay? Eh, yung mga mamatay taong dayuhan, ano ba? Dito sa bansa ng Diyos, ang pumapatay dito ng mga Pilipino ay yung mga walang alam sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Yung nagahari-hari ang dayuhan. Kumbaga yung si Herodes, dayuhan, ano? So, sabi ni Dr. Sir, pray for that your final redemption you'll see. No? Yung bansa natin, no? Yung redemption ng bansa natin. So, pinaliwanag ni Dr. Si Rizal, ang pinapaliwanag ni Dr. Si Rizal ay nasa paragraph 8, 9, 10, and 13 na yung kanyang huling pamamaalam, ito ay panalangin at awit ng ating mga kababansa para sa katubusan ng Diyos sa ating minamahal na tahanan ng ating lahi. No? Basahin niyo po yan. No? So, the last pharaoh of the Rizal did not describe redemption of bloodline of Fujian Chinese ancestors of China. Dahil bansa nga ang sinasabi dito eh, hindi dyan pinare-redeem sa Diyos yung bloodline lamang nung Chinese dynasty. No? Kundi tungkol lang para sa bansa natin yan, no? So, ito talaga mga taong ito, mga mangluloko ito, ha? Dadayo din sa Pilipinas itong mga incheck na ito at kung ano-anong ginagawa. No? Paragraph 10. And when the cemetery is enveloped, no? Maalala ko pala, no? Lahat ng mga, huwag kayong magtataka kung yung mga public cemetery pinaprivatize, ano? Kasi pinabago nga nilang kasaysayan ng mga ancestors natin. Kaya binubura nila. Dapat ipagbawal na burahin ang mga cemetery, old cemetery. No? Dahil yan ay lugar ng ating ancestors. No? Ibawal yan. Ano? Kasi yung simbahan natin, sakop din ng mga incheck. Eh. Karamihan dyan yung mga incheck. Ano? Yung mga pinakamatataas na naan dyan sa
na simbahan. Ano, inaalaw yung mabura ang kasaysayan ng sementeryo dahil akala nila pag-aari ng simbahan ang lupa. Yan ay donation lamang sa Pilipino. No? Hindi dapat gawing private ng mga taong simbahan yan. E paano kung nasakop ng intikan simbahan? Buburahin nila. So, pag napansin mo, bawat sementeryo, tinatapatan ng Chinese cemetery. So, dapat huwag ganyan kayo mga intika. Huwag nyong lalagyan ng Chinese cemetery. Ang pangalan ng Chinese cemetery, ang sementeryo nyo, ano? Lagyan niya lang ng sementeryo. Kahit bawal sa inyo ang magkaroon ng pangalan dito kasi ginagawa nyong made in China lahat ng Pilipinas, ano? Ang Pilipinas, hindi kayo dapat dito naninirahan, ano? Ninanakaw nyo ang human identity of our ancestors. Kaya may kaparusahan kayo mga inchik, ano? So, sa paragraph 10, ano? Walang ibang awit si Dr. Cesar kundi para sa ating bansa, ano? Yun sa idolized country niya na sinasabi sa line 2, paragraph 13, ano? Awit, no? Awit, ang last farewell ay isang awit para sa ating bansa, ano? Yan ang sinasabi niya si Rizal. Hindi ito tula ng inchik, no? So, paragraph 11. And when my grave, then by all forgotten, has not a cross. So, ibig sabihin, lagyan mo ng cross, ano? O kaya, kahit na bato, no? Para lamang lagyan ng lugar niya na kung saan siya namatay. Na siya yun, ano? Ibig sabihin niya, namatay siya ay para sa bansa, hindi para sa sarili niyang dugo. Ano? Namatay siya, pinakipaglaban ng bansa ng Diyos pagkat ang bansa natin ay banal. No? Eh, kahit man lang lagyan natin ng, lagyan daw ng stone, no? O ng cross, no, sabi niya. Huwag kakalimutan, no? Ay kung kakalimutan ito, eh di, huwag na lang, ano? Kaskasin na lang daw ito ng kutsilyo, no? Ganon, nagtatampo ang ating bansang, pambansang bayan, eh, dapat mahalin natin siya sapagkat mahal niya tayo, sapagkat tayo ay nakatira sa isang bansa ng Diyos. Yan ibig sabihin yan. And before my ashes return to nothing, no? May they be the dust that carpets your field, ano? So, ganon yan. So, ibig sabihin, kung hindi niya pahalagahan siya, eh, mabuti pa, ibudbud mo yung kanyang alikabok ng katawan na bumalik sa lupa at maging carpet, no? Ng kalupaan ng ating bansa. Yun ay sinasabi niya. So, pinapalabang niya siya kung gaano niya kamahal. Kahit na siya namatay, kahit niya alikabok, may silipa pa rin ang kanyang katawan. Okay? Ganyan niya kamahal ang ating banal na bansa, ano? Eden of God. So, tinawag niyang Eden is because the Filipino are identified to be a prayerful people. At hindi tulad nung pinapaliwanag ng inchik na mamatay tao ng mga inchik ang Pilipino at pinatay nga po ng China. Hindi pwedeng balik tayo ng kasaysayan. Ano? So, wala pong dugong inchik si Rizal kahit katiting. Ano? Sinasabi nito, ang dugo niya ay galing sa Pilipinas. Kanya tinawag na Eden ang Pilipinas dahil hindi galing sa dugo ang kanyang ancestors. Galing sa dust of the ground. Ano? Based on the ancestry of Adam from the time God created our lives, our life, our soul, our living soul. So, pinapalawag ito, Dr. Rizal, ang totoong Pilipino, ano, na namamatay ay babalik kung saan siya kinuha. Okay? So, ang ibig sabihin, no, hindi tayo, katawan laman natin, ang ating anyo, ang ating buhay, hindi galing sa inchik, galing sa Diyos. At ang katawang laman natin, galing sa lupaing ito. Kaya tinawag niyang Eden, ang Pilipinas. So, ang basis niya ng kanyang pagsulat tungkol sa bansa natin ay pagbibigay ng karangalan sa ating bansa. No? Na bansa natin ay hindi gawa-gawa lamang na inchik. At tayo hindi basta dumating sa bansang ito. Tayo ay
nagsimula sa bansang ito, hindi tayo dumating. Yun ang ibig sabihin na Eden ang Pilipinas. Ano? Huwag na ho kayo maniwala dyan, maharlika na mga Marcos, hindi totoo yan. Ano? Mga diversionary tactics lang nalang yan. Tawagin nyo na lang natin Eden, ang Pilipinas, mahalaga pa. Dahil dito tayo nagsimula, dito tayo hinubog ng ating Diyos upang kumilala sa kapwa Pilipino. Ang kapwa Pilipino natin ay anyo ng ating mailikha. Yan ang ibig sabihin ng Eden. At ang Pilipinas ay nilalang ng Diyos, inheritance natin mula sa kalangitan, mula sa mailalang ng ating buhay. So, sabi lang dito na hindi dumating ang ating ancestors, no, kundi galing sa ating lupain ng buhay na nilalang na Diyos pamagitan ng kanyang hininga ng buhay. Mababasa mo yan sa Genesis chapter 2 verse 7-8 and Genesis 3-19 kasi ino-honor ni Dr. Rizal on Genesis creation. Lahat ng tao ay mula kay Adan. Kaya niya ino-honor ang Pilipinas bilang Eden is because we came from the breath of life of God and we have common ancestors and that is Adam. So, ibig sabihin, hindi galing si Adan. Kaya ibig sabihin, sir, kung tinawag niyang Eden ang Pilipinas, yung ancestors natin, kahit sabihin pa natin si Adan, hindi galing yan sa Inchik. Yung Diyos natin, hindi galing sa Inchik. Hindi nila lang ang Diyos natin mula sa anyo ng Inchik. Hindi nila lang ating bansa mula sa kagagawa ng mga kamay ng Inchik. Yun ang ibig sabihin na Eden ang Pilipinas. So, pinapaliwanag dito at pinabubulaanan ang mga Pilipino, ang lahi ng unang Pilipino ay hindi nagmula doon sa South Pond ng 22 generations of Sing Dynasty. No? Hindi po galing ang Pilipinas sa bloodline ng pinagmula ng mga Inchik, no, sa village ng matatandang gonggong na mga baliw na Inchik sa China. No? So, kaya kung sinasabing baliw, dahil sinira nilang human identity ng Pilipino at saka origin of our ancestors, no? Ginagawa niyang Eden yung China, eh, wala naman sa Sea of the Orient. No? So, paragraph 12, then nothing matters cast me in a billion, no? Your atmosphere, your space and valleys across. Sinasabi ito kay bansa, no? So, paragraph 12, explain natin, no? Our beloved idolized country is truly located at the region of the sun, no? Kasi sinasabi niya may atmosphere, no? Under the sky of the enchanted land, as explained in line 1, paragraph 2 of all paragraphs 1, 3, 7, 8, 12, and 13, and line 3, paragraph 4, and line 4 to 5 of paragraph 5 of Multimagios, no? Napaliwanag niya na ang bansang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw. Walang iba, no? At yun ay may sariling atmosphere, no? May sariling space at merong sinasabing mga valleys, valleys of the mountains, you know? And the mountains, the foundation of the mountains emerge down from the base of the ocean, ano? Doon nagsimula ang foundation ng ating lupa sa ilalim ng dagat, ano? Mababasa mo yan sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang verse 9, ano? Na ang foundation of the valleys of the mountains came from underneath the ocean, ano? So bago nagkaroon ng dagat at mga kalupaan ay ocean muna, ano? Yung malawak na katubigan. So yun po ang ibig sabihin niya, na hindi ang katubigan ng bansang Pilipinas at ang mga valleys of the mountains, of the sea, of the oceans, of our ocean, of Pacific Ocean, eh hindi galing sa Inchik, no? Kaya mali yung Inchik, no? Gumagawa silang imbento, gumagawa ng sariling Genesis account of creation na yung ancestors nila ang kanilang pinaniniwalaan at hindi yung Diyos natin. Dr. Sirsel proved to the Filipinos that the Philippines cannot be described as a house of the 22 generations of Ki Yenan or Domingo Lamco, no, in the South Pond of
Xiongqi village of Jingjiang City of Fujian province of China. So yun po ang sinasabi dyan, ano? So therefore the Philippines is not an inheritance of Bayan organized network of witchcraft historians of prove Philippines as the Fujian province of China. The Philippines is a sovereign God's nation inherited by the Pilipino and not an inheritance of Bayan from their Fujian ancestors in China's province of Jingjiang and Xiamen cities. Paragraph 13. The Philippines are my idolized country, sorrow of my sorrows, beloved Filipinas, hear my last goodbye. There, I leave you all, my parents, my loves. I'll go where there are no slaves, hangmen, nor oppressors. Eh, siyempre, pwede ba na yung Diyos ipalipin mo? Pwede ba yung Diyos patayin mo? Pwede ba yung pananampalataya natin patayin? Pwede ba yung... Bakit mo patatawagin Eden ang Pilipinas kung aapihin mo lang ang mga Pilipino? No? So, yun yung patunay na hindi in-check si Dr. Si Rizal. Kasi ang gusto niya maghari ay hindi yung Fujian dynasty, kundi yung Diyos ng kalangitan. No? Yan ang sabihin. So, ang explanation dito, Dr. Rizal truly explained that he never idolized any province of Fujian ancestors. As he explained, the Philippines is our beloved country. So, calling the Philippines as a state, like what Duterte, a Fujian native of Xiamen, an illegal Chinese immigrant, what he actually said during the visit of Chinese president, and all what he said in front of the world are blasphemies against our Philippine civilization origin, calling our country by the Fujian League of Students of the Communist Party of China as the Bayan of their Fujian Chinese ancestors in China is strictly prohibited. No? Dr. Rizal explained that his loved ones, his parents, his friends, who heard his last goodbye, declaring that his place of birth of origin came only from the warmth of his idolized beloved country, where the one who reign are not Fujian ancestors but one God. Okay, so sabi niya, paragraph 14, okay, goodbye dear parents, brother and sisters, fragments of my soul, childhood friend in the home now lost, give thanks that I rest from this wearisome day, goodbye sweet foreigner, my friend, my joy, farewell loved ones, to die is to rest. Okay, ipapaliwanag po natin yan, ay sinasabi ni Dr. Rizal na sa ating tahanan na tinatawag niyang bansa, na binanggit niya sa line 5 of paragraph 2, 8, 10, and 13, and line 1 to 2 of paragraph 1 and 13, na sinasabi niya na ang ating Diyos, ang ating bansa, at ang ating mga kababansa, no? Ay hindi mo pwedeng tawaging mga dayuhan o banyaga, na naging kaibigan ni Dr. Si Rizal sa sarili nating tahanan, na kung saan ang ating mga kababansa ay dito rin ipinanganak. Sabihin niyo, pwedeng dayuhan, gawing dayuhan ang mga Pilipino sa sariling bansa. Kaya nga, kung sino man ang nagsasabi at nagpapatunay na si Rizal ay inibig niya ang mga magulang o mga ninuno ng Fujian sa China na higit sa ating Diyos at higit sa ating bansa at higit sa ating mga kababansa, ayan ay mga makapili upang masakop ng China ang Pilipinas.
Kaya dapat ang mga Fujian Chinese tanggalin yung kanilang tribo sa pamamagitan ng pag-i-invalidate, tanggal sa immigration list sa buong mundo, ano, bilang parusa sa kanilang pagnanakaw ng pag-aari o mga bagay ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Katulad ng pagnanakaw ng buhay at mga ari-ari ng mga Pilipino, yan po ay pagnanakaw sa biyaya ng Diyos. At sa pagnanakaw ng pagkakakilalnan ng mga Pilipino at sa pagnanakaw ng pagtatanggal ng kasaysayan ng pinagmulan ng mga Pilipino ng sibilisasyon ng ating mga ninuno. Dahilan lamang sa pagbibigay ng karangalan doon sa kanilang mga ancestors na mga manggagansyo na nagkwipinto ng mga kabulaanan para nakawin ng Fujian Dynasty ang buong Pilipinas para sa China. So, yan po ang ating paliwanag. No? Ngayon kung i-visualize po natin ang sinasabi ni Dr. Rosiras, ito po yan. Ano? Okay? May ultimate use is not a Chinese poetry for the Fujian blood of ancestry in China. Okay? Ayan ang sinasabi ni Dr. Rosiras. Alam po. So, kung i-enlarge natin, okay. Okay. So, summarize po natin. It is the last farewell. It is the last farewell about the prayer of final redemption and the song of our countrymen for our sovereign beloved country to protect and defend the faith of PH as our nation founded by God, the creator of the sky and region of the sun of our lost Eden. Read all line 5 of the paragraph 2, 5, 8, 9, 10, and 13 of paragraphs 1 and 2. The last farewell of Dr. Sirizal is not the final redemption of Fujian dynasty for our God and country. The ultimate Jose explained, Rizal has no nation and God being surrendered to the sovereign ancestry of Fujian China. The Eden of God is not the root of China's Fujian bloodline. It was the patrimony of God to our beloved nation at the sea of PH. Line 5 of both paragraph 8 and 13. There was no God of Eden, whose founding father are the elders of the village of Fujian province of China. Okay, tuloy po tayo kasi medyo mayroong tumawag. Sakit lang po ha. Okay, tuloy po tayo. Kasi may tawag tayo kanina. May incoming call, ano? So, pinapaliwanag po natin dito na dito nagtapos, ano? Line 5 of both paragraph 8 and 13, there was no God of Eden, sinasabi, o ng Pilipinas, no? Whose founding father are the elders of the village of Fujian province. Bakit po natin sinasabi yan? Eh kasi nga po, itong si Xi Jinping, ano? Ayan, basahin natin, palakihin natin. Pinangangalat niya sa mundo, no? Na yung mga ancestors nila sa China, no? Ang sinasabi niyang founding father ng Pilipinas, no? So malabo yan sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Eh, kung si Jose Rizal ay naniniwala na sa ang founding father niya ay incheck, di hindi na niya sasabihin sa line 5 ng paragraph 8 at saka line 5 ng paragraph 13 na tumawag ang
mga Pilipino o ang buong bansa natin ay sa Diyos, dapat tatawag tayo sa China. Katulad nung ginagawa nitong buang na inchik na ito, apo ng China o kabataang kabayan, na walang ibang tinatawag kung hindi si Xi Jinping at yung ancestors niya sa China, hindi yung Diyos natin. Kaya halatang halata na itong si Duterte ay peking immigrant ng Pilipinas, ano, dayuhan. Kasi dugo niya ang kanyang gustong purihin at dugo ni Xi Jinping. Samantala si Dr. Rizal, walang ibang pinuri kung hindi ang Diyos at kung hindi ang ating bansa lamang. So, mabasa niya dito sa paragraph 13, ano? Wala siyang pinupuri ito kundi yung idolized country niya na dapat daw pagharian ng Diyos. Ito naman, ang gusto ni Duterte, maghari yung ancestors niya. Ano? Ang ancestors nila ni Xi Jinping dito sa Pilipinas at yung Diyos tanggalin. Kaya ang sabi niya, yung Diyos ay idiot daw. No? So, ibig sabihin, mas matalino para sa kanya, mas matalino itong mga inchik. No? Matalinong magnakaw. Kung matalino kayo, di dapat basahin nyo. Dapat naiintindihan nyo yung last farewell ni Dr. Si Rizal. No? Hindi yung kalukuhan ng lulo nyo. So, pinapaliwanag lang dyan na kamangamanga ng lulo nyo. Ano? Kasi kung hindi mangmanga ang lulo nyo, hindi, dapat marunong kayo magbasa ng sinasabi nyo na apo ng China, na si sinasabi nyo apo ng China si Dr. Si Rizal, ano? So ang pinapaliwanag ni Dr. Si Rizal dito, ano? The pearl, ayun yung pearl, asan ba sinasabi sir pearl, di ba? Sinong pearl sa line 1 paragraph line 2 paragraph 1? Sinasabi niya yung pearl ay isang bansa. Ano ba? Hindi naman sinasabi isang bayan. Hindi naman sinasabing karatig bansa ng China. Ano ba? The pearl. Oh. Sabi dito, the jewel of the Orient. The jewel of the Orient, di ba? Parang ano siya, oh. Pag tiningnan mo siya, di ba? Pag tiningnan mo ang Pilipinas, ano mukha? Di ba? Diba? I-focus natin, ha? Diba? Diba? Ano ba sinasabi niya ni Dr. Si Rizal? Lahat yan. Let the moon see me. Diba? Let the burning sun evaporate the rain. Your space, your valleys, do? Your atmosphere, sabi niya. Diba? Nandyan, sinasabi niya. Yung region of the sun, sinasabi niya. Region of the sun ng bansa niya, hindi ng lahi niya, ang sinasabi niya. Yung Sea of the Orient ng bansa niya, hindi Sea of the Orient ng dugo niya. Oh, di ba? Kaya yung sinasabi ni Dr. Si Rizal, malabo doon sa sinasabi ng mga inchik, ano? Mga nanluluko lang sila. Ano? Ah, di ba? Kaya pag-aralan niyo mabuti ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, eh malabong-malabo din sinasabi itong mga inchik, no? Ano yun, ma? Kaya hindi totoo na dapat ialay mo ang bansang Pilipinas sa mga apo ng China o sa mga lulo ng mga inchik sa China, sa Fujian, China. Ano? Eh po, eh malaking pamimiki. No? Kasi ang gusto ng mga inchik, kaya ginawa ang apo ng China si Rizal, pati yung araw at bituin, gusto nila mapasa kanila. Pati itong buwan. Eh kasi gusto nga din agawin itong Sea of the Orient. O yun ang problema. Di ba? So, napakasakim ng inchik, ano? At saka itong, ano ito, Fujian scam na ito. Kalabanin mo ang gobyerno. Ang sarili mong gobyerno. Yan ang ginagawa ni kabataang kabayan. Nung maging presidente, kakalabanin din ng kapwa nila kabataang kabayan dahil hindi daw sumasang-oy itong kabataang kabayan doon sa ancestors niya sa China. Kaya nagrarally ito ngayon mga komunistang ito. Yan ang ibig sabihin niya. Yan ay psychological war. Ano? Pina-assume nila na sila yung mga tao, itong mga bayan, taong bayan.
Yan po yung organization. Hindi po ginawang organization si Dr. Si Rizal ang bansa. Hindi niya tinawag na ang tao sa Pilipinas ay taong bayan ng Fujian ancestors dito sa China. Kaya yung makabayan na yan ay nagsimula yan kay Fujian Chinese, Emilio Aguinaldo at kay General Yefe at kay Marcos at lahat ng mga naging presidente mula kay Marcos hanggang kay Duterte, yan ay mga taong bayan. O, yan po ay code no nila. Yang bayan, salitang bayan. Ibig sabihin yan yung organizations nila, mga Fujian Chinese, no? O pagdating ng panahon, nasabihin nila, sila ang gumawa ng kalsada. Kaya mapansin mo, lahat ng mga kalsada, nilagyan nila ng pangalan ng pangalan nila dyan. Wala nang pangalan na para sa Pilipinas, kundi para doon sa mga pangalan nila. Kasi nga sila, lying in check. Para pagdating dito ng mga future generations of Chinese, sasabihin nila, oh, ito yung pangalan ng mga lulo natin. Ha. Atin itong kalsadang ito, ang buong Pilipinas, atin pala. Yun ang problema sa mga Inchik pag nagmamigrate sa ibang bansa. Akala nila, bayan na nila. Bayan ng lulo nila. No? Tumigil na kayo mga Inchik ng kagagawa ng mga Chinatown sa Pilipinas. Ha? Bumalik na lang kayo dyan sa China. No? Puro kalukuhan lang yung ginagawa nyo. Puro dami lang kayo. Tingnan mo. Basahin mo sinasabi ni Osiris, I do not have a country that I have surrendered in my own self. No? O to the bloodline of foreign root ancestry. Ang buhay niya, ang kanyang isinuko. Sabi niya, I gave my life for the sovereign country of my God, not to the Fujian ancestors. Line 5, paragraph 13. Kinikilala ko ang Diyos ng bansang Pilipinas bilang siya kong hari at hindi ang mga dayuhang ibig maging tulad sa aming Diyos. Okay, tamo. Basahin mo yung paragraph 13, ano? To your health. Oh, how beautiful to fall to give you life. Ayan yung ginagawa nitong mga Encik na naging presidente. Naghihingi ng druga sa China at papalabasing nagtatanim sila ng nagre-rebelde sila sa mga Pilipino dahil pinatay si Rizal na apo ng China at pinapatay ang mga People's Liberation Army at mga CPP NPA. So ang mula nung maging president, maging lumuklok itong si Aquino, tinawag nila Aquino at ng mga kabataan, makabayan ng ating mga sundalo, militar at pulis bilang mga terorista. Ano? Meron po tayong video clips niyan at meron tayong mga photos niyan, ano? So, pinalalabas ni Aquino na siya bilang Fujian Chinese na pinuno ng PDP at founder ng PDP laban ni Duterte at saka ni Pimentel, pinatay siya ng mga militar dito at hanggang ngayon nagahanap sila ng katarungan bakit pinapatay ang mga apo ng China. Yan yung sinasabi ni what the Filipino are worth dying for. Ano pang saysay ng Pilipino? Bakit ba sila namamatay? Huh? Kasi sinasabi niya na siya ay Pilipino, pero bakit siya pinapatay dito? Kasi ibig sabihin din kakaroon siya ng psychological explanation na doon sa manakaintindi ng mga Inchik na nasa Fujian, ay pinapatay nga ang mga Fujian ancestry ang mga youth of China sa Pilipinas tulad din ni Rizal. Maniniwala naman People's Liberation Army na sila'y pinapatay dito. Hindi yan. Hindi yan ang totoong history. Kaya walang kabuluhan. Ang nangyari lamang kay Aquino ay binago lang niyang kasaysayan ng Pilipinas. Ano? Unang-una, mula nang lumuklok itong si Aquino, itong mga Aquino, hinakot na nila ang kasaysayan ng Pilipinas sa China. At binago ang ating Constitution, ano? Hindi Catholicism ang may-ari ng Diyos sa Pilipinas. At hindi pag-aari ng Inchik ang Catholicism. At hindi pag-aari ng Catholicism ang Diyos. At hindi pag-aari ng Inchik ang Catholicism. Ano? Hindi pag-aari ng mga Aquino ang bansang Pilipinas. Pero bakit nagawa nilang tanggalin ang salitang bansa o ang salitang nation, no? Sa paragraph doon sa preamble ng 1973 Constitution. Sa 1987 Constitution,
sa preamble, wala ka nang makikitang bansa ang ating Diyos. May Diyos pero walang bansa. Ganyan tayo dahan-dahang ninanakawan ng mga Fujian Chinese. Pwede ba na yung limang beses na sinabi ng Rizal na beloved country, sasabihin mo, tatanggalin mo bilang bansa at tatawagin mo lang na bayan, imamaterialize mo yung sinasabi ni Emilio Aguinaldo na isa ring inchik na bayan ng Pilipinas, kaya tinanggal mo yung salitang bansa. Ay, hindi pwedeng ganun. Sabi ni Rizal, O country, pray to God, where the one who reign is God. Sabi niya doon sa paragraph 8, line 5, at saka paragraph 13, paragraph 13, line 5, and line 5, paragraph 8. Ano? Sinabi niya, Oh, country, pray to God. Where do... Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, eh dapat yung mga kinatawan natin, eh, kalagagad, eh, magkita-kita na. At kung ano naman, sumingit yung pandaraya, eh lalong ano rin, may batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Ay, hindi sila magtatagal sa kapangyarihan dahil lang eh. Hindi nila pwede lukuhin yung masa sa maliwanag na sitwasyon na kay survey nila, kay yung laki ng mga pulong at sa enthusiasm ng masa, hindi na ano eh. The trend is there, no? Yes, sir. David, the subject that Maria Sison was teaching us was political thought. And that's why he contaminated us early on. And we became the first kabataang makabayan. You know, until now, if I make it, God willing, to the presidency, I will be the first left president in this country. And that's the reason why I raise my fist, because I am a member of Bayan. Bayan has always been my political party, but I am not a member of the Communist Party of the Philippines. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa mga hanggang na. No? Ready for coalition. Kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang na. No? Ready for coalition. Sa state banquet, pinuri pa ni Xi si Duterte at ikinumpara siya kay Rizal. Well, nakikinig naman yung mga NPA, nasa pwesto pa naman kayo. Ano kaya yung korte nito? Ang korte ninyo? Korte ninyo na, I don't know if it's a kangaroo or otherwise, eh, pagpatay na lang niyo para mas madali ang ma-solusyon ng problema natin. Eh, kuyo dyan sa bukid, tatapusin na ninyo yan. Mas mabuti, wala na rin kayong ginagawa. Just slow down and fighting. Why should we be fighting? If you look at the data, when as a matter of fact, I'm just waiting for the arrival of Sison to talk to him. There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 26, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. Generate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these
is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. I started with Bayan. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. And this is very rare to see a sitting president now literally having a good discussion with these people. And they're also hoping that President Duterte is the man for change this time. And we hope to see and find out later on what are the contents of that people's agenda that they submitted to the president. Yes. Now we see the painting. Paintings. Yes, this was I saw this on Facebook after they held their multi-sectoral meet. And what you can see now, the explanation of what the painting is about. I wonder where the president will be placing that painting, because he's also he's a leader that says he is a leader of left leaning. He believes in socialism. He believes that everything should be fair and equal. So there you see, unprecedented again, another post this time. There. This is one sight we rarely see. We would normally see them on the streets protesting against the president. And now we see them directly inside the palace with the president, presenting their agenda also. And I'm pretty sure President Duterte will go over this. That is a rare video of the multi-sectoral, and these are the leftist groups inside the palace. And now it's the biggest component organization, Arkilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women Alliance, League of Filipino Students. And we became the first Kabataang Makabayan. And that's the reason why I raised my fist, because I am a member of Bayan. Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. Since the Cory administration, lumakas ang NPA. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him, and inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders, na ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa mga kapatid. No? And I now ask that this pamphlet, particular writing of one of the most celebrated figures who is claims to have, who in the at the beginning of the campaign against my government claims to have been the, maltreated by some of the military men, now reports exactly what happened. I ask that my staff distribute the letter of Herrera, Trinidad Herrera. You have indicated that the allegations about political repression and human rights are overblown. How then do you explain the findings of the international independent group Amnesty International, which documented cases of torture, disappearances, and illegal detention? Well, I'll tell you that the Amnesty International has never come to the Philippines. That's why. All they talk about is something that they obtained hearsay. Let's give one specific example. Father Abedicio, a famous case. Father Abedicio is supposed to have disappeared.
He is a member of the clergy in the Philippines. He's a Filipino. He disappeared and we couldn't locate him. Not even my best intelligence officers could locate him. And what did we discover after 6 months? We discovered he had run away with somebody who claimed to be a nun. And he was in Germany. How do you like that? And we got blamed for it. We got blamed for it. That's it. That's how the Amnesty International has been reporting all this thing. In the past, since the Korea administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kaming bumagsak noon eh. It was only the Cordillera Group that saved the situation. Pero nung dumating yung Korea administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas nga ng gobyerno. Now, we established land reform. We were fighting a group known as the Hukbalahap. Hukbong nagpapalaya ng bayan. It was socialist inclined. It was leftist. But they were friends of mine. Is it true President Reagan has not raised with you any concern about repression and human rights? Well, he sort of spoke of the fact that we have all this constitutional provision. But we did speak of the fact that we must maintain and enhance human rights in general. But this fault-finding that we found in some of these reports before isn't there. There is this open-mindedness and fairness which we expected of America and the Americans. The Americans that I know, the Americans who fought beside me, the Americans who bled with me in many a battlefield was a fair man. He was a just man. He was a courageous man. He was a man who saw right and did right. And it is not fair to accuse the Philippines of any violation of human rights when there has been no violation. Though if there has been any violation, we punish those who have violated. According to the Boston Globe magazine, you call yourself a Christian socialist. Will Christian socialism help poor Filipinos? What do I mean by Christian socialism? Very simply, Christian socialism means to me an equal opportunity for advancement and the full development of the human being. In the past, since the Korea administration, lumakas ang NPA. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders na ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Ay, ang dami. If you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera, it's not even 50% of what was in the meantime killed in sa crossfire by the AFP. Final analysis, it is the strength of the military that is vital in the defeat of the NPA. Pag hindi malakas yung militar, ay paano naman magkaroon ng lakas ng loob ang mamamayan para suportahan ng gobyerno o makiisa sa gobyerno dahil pinapatay din sila ng NPA. So in the end, it is the military that should be strengthened and supported by the whole government machinery as the principal force to go against the NPA. After the attack on Pearl Harbor, U.S. bases in the Philippines could not be defended. Why should we expect that in another war these bases would be more reliable? That's one of the questions that I wanted to find out. If you would notice, historically, why is it that there's so much killing during political exercises? Why do you think people kill the guys on the other side? Because in this country, there are about only few guys, the billionaires here in Manila, the Imperial Manila, to choose the president for us. Ayaw ko maging presidente. Why are you insisting on me? Eh kasi, namimili, and those elected really take care of the elite, the billionaires here. Yung basta yung gusto kanila, gusto ka pag ayaw ka, and if you are not a member of the ruling elite, stay out. Well, that is why sabi ko, ah, gusto ninyo,
They will hear. But if I become president, I'd be prim and proper. Ito namang nasa gobyerno, they have to steal. They have to make money to sustain their partisan group in a society. That is the reason why. Because we have kept our country in eternal poverty. And Chinese. And those elected really take care of the elite, the billionaires here of the Philippines. Executive Secretary Salvador Mijaldi and other members of the cabinet, honorable members of the Senate and the House of Representatives, officials and members of the Chinese Filipino Business Club, Incorporated, other guests, mga kababayan. I'd like to thank the Filipino-Chinese, especially community, for their untiring toil to help the entire nation in the so many catastrophes and crises that we had faced in the past. Salamat po. Kindly sit down. Thank you for your courtesy. Former President Gloria Macapagal Arroyo, Excellencies Basao Jiao of China, a great neighbor of the Republic of the Philippines, Executive Secretary Salvador Mijaldi and other members of the Cabinet, honorable members of the Senate and the House of Representatives, officials and members of the Chinese Filipino Business Club, Incorporated, other guests, mga kababayan. I'd like to thank the Filipino-Chinese, especially community, for their untiring toil to help the entire nation in the so many catastrophes and crises that we had faced in the past. I know that your feeling towards the Filipino, well, most of us are really almost of Chinese ancestry. We love our country and we love the people. I would like to dispense at this time reading a 2-page speech, because I have to talk about the pressing demands and issues of the country. Ang una po, ganito, let me address yung sa China. You know, maraming mga experts dyan, lahat na, lalo na yung kabila, that I exert more serious effort in pressing for the demands of the West Philippine Sea or the China Sea for that matter. Alam mo, sa totoo lang, whatever it is, what are the theories of relationships in the field of geopolitics, wherever you are, it's always changing. Geography is changing, not the physical movement, but geography and politics, international politics, changes all the time. Now we are allies with each other, maybe enemies before, or ideological differences which were fundamentals now, just theories now. China has put a stake there that it is also a property of China. So may diferensya na ngayon. So that, how do we resolve it? The critics say that I am not doing enough. Lalo na yung itong, what were they doing during their time? Why did they not start to build things, their structures, that China is doing now? So even in the claim itself and in the development of that claim, wala tayong ginawa.
Now, nandyan ang China building structures and military bases, I must admit it. But is it intended for us? You must be joking. It's not intended for us. The contending ideological powers of the world or the geopolitics has greatly changed. It's really intended against those who the Chinese think would destroy them, and that is America. I will not go into a battle which I can never win. Now, how will I win it? Well, China. We have this RPUS pact, defense deal. We will honor it. I don't know when. But if we go to war, everything wilts. Lalaya ito lahat. Because, you know, North Korea is the wild card. But the team appears to be tempering its policies. And I have to pray. I do not pray usually, but I pray to once, twice. When it enters my mind about what's happening with the world, one mistake, and if all those nuclear weapons are launched, China will join the fray, Russia, Britain, France, and Iran. So if those atomic weapons are blown up, there is no more territory to fight for. There is no more ideology to cause friction, because we will see each other in heaven. Talagang matutunaw ito. Just imagine one Hiroshima a million times. The bomb in Hiroshima multiplied a million times. That will happen. What will happen to the world? Kaya China, Russia, America ay nakatutok eh. This is stalemate. Do not pull the trigger, because mine will also go off. And we are at a very proximate distance to assure mutually dead. O sino ngayon? So why would I? So I go to Russia. I said, Mr. President Putin, can I buy? I'll give you. Plus trucks. And I don't know, I'm not in a position really to talk about it. The military. I'm Chinese, from Xiamen. Itong claim sa China Sea, talagang atin yan, insofar as the Republic of the Philippines is concerned. So the war now is on trade, not territory. That's why it's a geopolitics is always changing. Philippines now is veering towards China, but we maintain good relations. I know that your feeling towards the Filipino, well, most of us are really almost of Chinese ancestry. We love our country and we love the people. Alam ko yan kasi isa ako sa inyo of Chinese ancestry. I'm Chinese, from Xiamen. I'd like to thank the Filipino Chinese, especially the billionaires here, the elite. Itong claim sa China Sea, ang talagang atin yan. I am ready, almost ready, to put my presidency, my career as president, my life and honor. Akin yan, I've stated it in black and blue.
Now, it has been the claim of the Republic of the Philippines na atin yan, which we now call the China, which we called before China, the China Sea, now the West Philippine Sea. Walang kadududa. In front of the ambassador, I tell you, we will insist. But what would be the components of our demands and our insistence? Well, we can only be diplomatic. We can only be talking on friendly and civilized terms. Kaya ganon kung bakit magtanong, bakit ba dito? Sa Pilipinas, patayan. Data, mas maraming pinatay ng other MPA. Some don't. No big deal. Now, tinatanong niya ako, anong tribo ni Duterte? Bakit masama ang bunganga niyan? Well, we trace our pedigree sa papa. Saturday, ang lolo ko, Chinese. Frank Yamin. So I have a line in my family na puro moro. Ang Chinese. Frank Yamin. Sa state banquet, pinuri pa ni si Duterte at ikinumpara siya kay Rizal. Ang Chinese. So my father came from Cebu. So kung magtanong kayo, anong tribo mo, Duterte? Cebuano. Nakatira ka ba doon? Hindi. Bakasyon lang. May kilala ka sa Davao? Wala rin. Kasi nakatira ako sa Davao. Doon ako lumaki. Pero kami doon sa Visayas nga, we grew up in a neighborhood. Mix kami lahat. No tribe can claim dominance there. I'm Chinese. Frank Yamin. I'm not trying to equate myself with you or identify myself with you, but they want it prim and proper. They control the media, they control television and all. And they want to do governance in accordance with their interest. That's how it is. Noon pa ganun talaga ang maliliban lang yan. And this elite, you know, they want to chart the history of our country in their eyes, in their mind. Ay, yung iba naman pumapalag. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi, and he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. Tsaka probinsya na kami. Oh, province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. That is the reason why. Because we have kept our country in eternal poverty. Makuha mo ang Philippines, wala nang problema. Kasi maraming pera eh. Paano kung pagising mo eh, probinsya na pala ng China ang Pilipinas? Sa harap ng Chinese-Filipino businessman at ni Chinese Ambassador Xiao Xuanhua, na gawing probinsya na lang ng China ang Pilipinas. Ang Chinese, Frank Yamin. Sa gitna naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa isang lungsod sa China ang ating kinabukasan sa kamay ng may kapangyarihan. Yun lang naman eh. Will we allow power to dictate where this country will go? Meron pa ba akong iiwan sa mga millennials, sa mga kabataan ngayon na pwede nilang sabihin proud ako dito dahil Pilipino ako? Meron pa bang
karagatan sa West Philippine Sea na pwede kong sabihin, Pilipino ako. Sa amin, pinamana ang Spratlys, ang Kalayaan Island. Sa amin, pinamana ang Spratlys, ang Kalayaan Island. Sa amin, pinamana ang Spratlys, ang Kalayaan Island. Pilipino ako. Hindi namin pinapayagan na sirain ang bayang Pilipinas. Mahalagang mahalaga ang eleksyon na ito. Kapag ipamigay natin ang ating boto sa mga nasa top ng survey na nakita ko, parang ibinenta na rin natin ang ating kaluluwa. Wala tayong Jinjiang sa kontribusyon ng mga Chinese Filipino hindi lang sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi tayo magigising sa isang bayan na masasabi natin na Pilipinas. Pinaligyan na natin ito dun sa kung sino ang may hawak ng baril, sino ang may hawak ng kapangyarihan. May patayan para makita-kita at pagkaisa ang para labanan yung mga mandaraya. Ay, hindi sila magtatagal sa pangyarihan. Can you briefly explain what the impetus was for you to speak out? What did you see? I was a lawyer and I saw securities fraud. I saw financial information that was not being disclosed to $180 billion worth of bondholders. It was my job to make sure that the financial statements were correct. So first, I reported it up the corporate ladder to the audit committee. When that didn't work, I went to the U.S. Treasury Department. And when that didn't work, I went to the U.S. Congress. Senator Lugar wrote three letters to the World Bank saying, don't fire this lady. And they promptly fired me. This means medyo that the U.S. Congress does not have the information that it needs. Hindi po yata so they stuck with the problem. After I was fired, three senators asked for a GAO inquiry into the corruption that I was reporting at the World Bank. Senators Lugar, Leahy, and Bayh. Walk us through what exactly, you know, where was the money being laundered to? Para lamang the money sabihin was going sa kanyang every leader, which way because anybody that reported misconduct was fired. So in one case, the borrowers were being overcharged. Lucio Tan at Henry C. Proud ang mga tagkasama na rito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Kasama in another case, I was reporting corruption in the Philippines. $900 million worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, who was in default on his loan. Philippine National Bank went into default. There was a run on the bank. Philippine National, the investment company tried to bail out the bank for $500 million. And then the board was lied to. And my story is about trying to uncover the cover-up. The cover-up went all the way to Congress, and then it went to 188 ministers of finance. So this is corruption in the entire world. And until it's set straight, what we're going to have is we're going to have a currency war. Kung ano yung gusto niyang marinig. Pagkaganyan, magpapatuloy yung kanyang mga nasa sa isip at nasa sa bibig. I don't think any leader deserves to be allowed to say what he wants, to do what he wants, without his closest friends and supporters correcting him. Ganun din tayo sa bayan. Kapag tumahimik tayo at sinabi natin, kagaya ng spokesman, na paniwalaan nyo to dahil ang may sabi nito ay presidente, wala ng Pilipinas. Sinasabi lang natin, kung anong sinabi nitong nasa taas, paniwala, eh di, utu-utu na. Why all of a sudden the position of the Philippines have changed? How sincere is this China policy? Maybe because I'm Chinese. We should not be too constrained to follow the dictates of any other country. So what's the use? So what's the use of
going into this useless exercise when after all... And we are the neighbors next door. Yes. And they are far away. Far away. Across the ocean. Thousands of miles away. Across the ocean. Yes. Wala, eh di utu-utu natan tayong lahat. Wala, eh di utu-utu natan tayong lahat. Wala, bawal palang magtanong. Bawal palang pumuna. Bawal palang magsabi ng totoo doon sa aking sinusuportang leader. That's the worst support you can ever give to a leader of a country. If you really are supportive of your leader, dapat sa isang magandang usapan, masasabi mo kung ano yung tama, ano yung mali, mapapaalalahan. Boboto ako sa susunod na eleksyon, Mayo 13. Dahil yung nag-iisang boto ko, ayokong ibenta. Dahil nag-iisang boto ko, meron niyang kahalagahan kahit ang 100 milyong Pilipino ay bumoto sa magnanakaw, sa sinungaling, sa mamamatay tao. Ayokong masabi ng susunod na henerasyon na lahat ng Pilipino nakalimutan kung sino sila. Yung isang boto ko, itatayo ko yan para sa katotohanan, para sa Pilipinas. Mayo 13 po, marami tayong pwedeng gawin. Pwede po tayong mag-beach, pwede tayong manalangin na lang, pwede tayong manood na lang ng TV. Pero sa Mayo 13, ang kinabukasan ng Pilipinas nasa kamay nyo. Kailangan po natin gumising ng maaga, pumunta sa ating presinto at bumoto ng tama. Boto po yan para sa akin, boto po yan para sa kapwa Pilipino, boto po yan para sa bayang Pilipinas. Bumoto po tayo sa Mayo 13. Maraming salamat po si Brother Armin Luistro po ng De La Salle Brothers, Presidente po ng De La Salle Philippines. Now you vote! Thank you.